mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isay. Sa inyo ko lamang po ipagkakatiwala ang kwento na ito. Matagal na itong naging parte ng nakaraan ng pamilya ko. Pero dahil dito, tumibay ang paniniwala ko sa mga bagay na paranormal. Hindi pa mapaliwanag ng siyensya o kung anumang eksperimento. Ang karanasan na ito ay karanasan ng pamilya ko nang dahil sa namayapa kong kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Jojo. Dito pa lang, sasabihin ko na sa inyo na namayapa na ito noong mga panahong nangyari din ang karanasan namin na ito na konektado sa pagkamatay niya. Dalawa lang kaming magkapatid. Ako ang panganay. Lumaki si Jojo na merong dinadalang problema sa kalusugan niya. Epileptic ito nung bata pa siya o may tendency na mag-seizure. Ang paliwanag ng doktor sa amin noon, mabilis o malikot ang aktibidad ng mga currents sa utak niya na mismong ang utak niya hindi nakakasabay. Kadalasan, kapag pagod, stress, galit, maraming iniisip, o kahit nilalagnat siya, nagkakaroon siya nito. Asahan mo na lang na bigla na lamang itong mangiisay. Habang lumalaki, natututong kontrolin ni Jojo ang nangyayari na ito sa kanya dahil sa tinatawag natin na aura. Sa mga may kakilala dyan na merong ding epilepsy o ganitong karamdaman, alam nyo na siguro kung ano ang ibig sabihin ng aura. Sa mga hindi naman nakakaalam, ito yung nararamdaman ng isang epileptic na tao bago mangyari sa kanya ang pagsiseizure, pangingisay o epilepsy. Kaya napaghahandaan nila ito. Pwedeng may naaamoy sila. Nakakakita ng mga bilog-bilog sa paligid. Mga ganon. Yun nga lang, Sir Telmo. Ang kakaiba sa aura ni Jojo na wala pa akong nakikita maski i-research ko hanggang ngayon ay bukod sa nakakaamoy ito ng kalawang o dugo, which is normal naman sa may epilepsy, nakikita niya rin ang sarili niya na nakahiga malapit sa kanya. At ang katawan niya na yun na nakikita niya, para bang vision niya sa hinaharap. Tapos, ilang minuto o segundo lang, mangyayari na sa mismong sarili niya ang pangingisay. Madalas ibahagi sa amin ni Jojo ang karanasan niya na ito noon. Kung talagang paano niya nakikita ang sarili niya na ito, yung kung ano ang suot niya bago siya atakihin, ayun din ang nakikita niyang inaatake sa harap niya. Dahil sa lumaki kami at mga magulang ko sa moderno at puro negosyong pamumuhay, hindi namin ito binigyan ng malaking issue o concern. Kumbaga, ang akala namin noon, normal lang na aura ito. Pero hindi namin inakala na ang karamdaman niya na ito ay may kaakibat din na regalo o kakayahan. Nasa kolehiyo siya noon. Nagkakaroon ng pagkakataon na tuloy-tuloy itong hindi inaatake. Magmula nung nagkaroon siya ng barkada at maging active sa mga school activities. Pero ilang buwan matapos ang ika-19th birthday niya, nagising kaming magpamilya isang gabi. Nagsisisigaw itong si Jojo sa kwarto niya. Katok kami ng katok noon pero
Para bang wala siyang naririnig. Naalala kong binuksan namin ang pintuan gamit ang emergency na susi. Habang si Daddy naman, bit-bit ang baril niya kung sakali. Pagbukas namin nun, saka ito tumigil sa pagsigaw. At nang tanungin, ang sabi niya lang, masamang panaginip lamang daw. Pero ilang araw ang lumipas nun. Ganun ulit. Iyak nang iyak ito. Sa pagkakataon na ito, paulit-ulit niya lamang na sinasabing, kukunin nila ako. Kukunin nila ako. Ilang araw itong nangyayari at lagi kapag tumitingin ako sa orasan, alas 11 ng gabi, dito, nagtataka na ako dahil bakit kapag tumatapat ng ganitong oras, saka siya inaatake ng masamang panaginip niya. Hindi naman ito nagsiseizure o nangingisay pero ganun lagi. Meron siyang masamang panaginip na ayaw niyang idiretsa sa amin. Magmula din noon, takot na itong mag-drive kaya kadalasan pinagmamaneho na lamang ito ng daddy namin. May mga pagkakataon pa nga na sa likuran nito nakaupo. Tapos bigla na lamang itong sisigaw habang nakatingin sa manibela. Dahil sa hindi na namin maintindihan ang nangyayari noon, hindi kami sigurado kung may problema ba sa iniinom niyang gamot. Mukhang wala naman na siyang pag-atake ng epilepsy. Kaya ang ginawa nila mami at daddy noon, nung minsang magwala na naman ito at hindi mapakali sa likuran ng sasakyan, kinausap ito. Pinaamin kung gumagamit ba siya ng bawal na gamot. Noong mga panahon kasi na yon, sikat na sikat ang tinatawag na ecstasy. Pero kasi, kilala lahat ni Daddy ang barkada ni Jojo. At ito namang kapatid ko na ito, walang pagdadalawang isip na tinanggi. At noon din, pumayag ito na magpatingin. Negatibo naman ayon sa espesyalista at private doctor namin. Tsaka maliban kasi sa mga napapanaginipan niya at takot niya sa manibela, wala nang ibang sinyalis na nag-aadik ito. Maganda ang grado nito sa eskwelahan kesa sa akin. Tsaka kahit may kaya kami, hindi din kami pinalaki sa luho. Wala pang pinapahawak na pera ang mga magulang namin noon na hindi namin pinaghihirapan. Maliban na lamang syempre sa gastos namin sa paaralan. Hanggang isang gabi ulit noon. Same time. Alas 11 ng gabi. Nagising ulit kami sa sigaw ni Jojo. Pero nung mga panahon na ito, kinilabutan na ako sa mga salitang binibitawan niya. Naabutan namin itong nakapikit. Naninigas ang katawan. Umiiyak. Ang sinisigaw ng kapatid ko na ito, huwag niyo muna akong ilibing. Huwag niyo muna ilibing. Hanggang ngayon, Sir Thelmo, sa tuwing naaalala ko yung mga salita na binitawan na yun ng kapatid ko, nagsisitayuan pa rin ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi lang yon. Bukod sa kung anuman ang nakikita ni Jojo na sinasarili niya, maski kaming mga nakapalibot sa kanya, nakakaramdam din ng kung anong hindi namin mapaliwanag. Isa na dun yung minsang tumawag ang kapitbahay namin sa telepono. Ako ang sumagot nun. Tinanong niya ako kung ayos lang ba si Jojo. Sabi ko naman sa kanya, nasa eskwelahan ito nung tumatawag siya.
Ito namang kapitbahay namin. Takang-taka. Kung sigurado daw ba ako kasi nakita niya daw ang kapatid ko na nasa taas ng terasa namin. Umiiyak. May mga bahid ng dugo sa katawan. Sinubukan niya nga itong tawagin pero parang hindi daw siya naririnig. Umakyat naman ako sa taas, pati sa kwarto ni Jojo para siguraduhin na wala siya doon o walang kung sinong nandun. Pagkatapos makasigurado, sinabihan ko ulit ang kapitbahay namin na ito na kumpirmadong wala ang kapatid ko doon. Nakalak din ang pintuan papunta sa terasa. Si Daddy naman, may mga pagkakataon na nahahagip niya ng paningin niya sa rearview mirror si Jojo. Kahit na wala naman ito doon sa kotse at mag-isa lang siya. Si Mami, nakakatanggap ng mga tawag sa opisina niya galing umano sa kapatid ko. Pero hindi niya maintindihan at paputol-putol ang salita. Napaka-imposible yun gawa ng kapag natatanggap niya ang tawag. Wala si Jojo sa bahay. Pero ang caller ID, nakadirekta sa bahay namin. Doon mismo sa bahay nang gagaling ang mga tawag ni Jojo. Ako yung pinakamalala na nagkaroon ng kakaibang karanasan sa pagpaparamdam ng kapatid ko na ito kahit na buhay pa siya. Wala kaming pasok noon at dalawa kami ni Jojo na nasa baba ng bahay. Ako, nasa sala, ang kapatid ko, nasa family room. Paboritong paborito ng kapatid ko na matulog doon kapag tapos na ang tanghalian. Medyo presko kasi ang hangin dahil pwede mong buksan ang bintana na may screen na sa tapat lang mismo ng family room na ito. Bale magkatabi lang itong sala at family room namin. Tanggapan ng bisita ang sala na siyang unang bubungad sa pinto at ang family room naman daan papunta sa dining. Nandito din ang TV namin kung saan nanonood kami ng mga movies magpamilya kapag may oras. Napatingin ako noon sa kanya, Sir Telmo, habang natutulog siya. Ilang beses kong sinipat ang pagkakahiga ni Jojo noon. Takang-taka ako dahil usually, kung hindi nakadapa, nakatagilid ito at nakaakap sa mga unan na nandun sa sofa. Ganun dapat ang pwesto niya. Pero nung time na nakikita ko siya, tuwid na tuwid ang pagkakahiga nito. Dito, tumayo na ako. Pero habang papalapit ako sa kanya, napatigil ako saglit. Kasi parang iba ang mukha niya. Oo, si Jojo pa rin pero alam mo yung putlang-putla. Kahit labi niya, walang kakulay-kulay noon. Yung dalawang kamay niya, nasa gilid lang ng katawan niya. At ni hindi ko nakikitang gumagalaw ang dibdib niya para huminga. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon. Para akong nakatingin sa isang manikin na kahawig ng kapatid ko. Nung magkaroon ako ng lakas ng loob, tinuloy ko yung paglalakad. Hinawakan ko ito. Napakalamig niya, Sir Telmo. Niyugyug ko at ginising. Walang ano-ano. Napansin ko na bigla na lamang nanumbalik ang itsura niya sa normal. Hindi pong akala ko na mamalik mata ako noon. Bumalik ang kulay ng labi niya, pati yung pisngi at kulay ng kamay. Tinanong ko ito kung okay lang ba siya, kung may nararamdaman ba siyang hindi maganda.
Sabi niya wala naman. Ayos lang daw siya. Yung pinakahuling pagwawala ni Jojo noon habang natutulog. Todo iyak lang. Yakap ng yakap sa amin na pinasok namin sa kwarto niya. Takot na takot ito. Kala mo batang nakakita ng multo. Nung may masmasan, kinausap ito nila mami at daddy kung gusto niya bang magpa-psychologist o magpatingin sa mental facilities. Umiling lang ito. Pagkatapos, nagpaluto ng makakain. Humingi ng kape. Siguro, nakalimang tasa siya noon. Pero nakatulog ito ulit. Dito na nagbago ang lahat, Sir Telmo. Napansin namin na nung mga sumunod na araw, kalmadong kalmado na ito. Hindi na nananaginip ng kung ano-ano. Ang napapansin lang namin noon na medyo weirdo, nagsisimula na siyang mag-asikaso ng kung ano-ano. Dati, magulo ang kwarto nito. Yung tipikal na binata. Pero, bigla na lamang naging masinop ito. Laging maayos ang kwarto. Ultimong damit niya sa cabinet. Maayos na ang pagkakatupi. Hindi namin alam kung bakit hindi namin naisip na isa na itong premonisyon. Kahit ayaw magsalita ng kapatid ko noon, alam naming may kinatatakutan siya. At nung huli, para bang tinanggap na niya ang lahat. Hapon, wala si Jojo. Kami ng mga magulang ko ang nasa bahay. Dito, sabay-sabay kaming nakakita ng batang lalaki. Kahit na nasa magkaibang parte kami ng bahay. Kakagaling ko lang sa kusina noon nang maabutan ko sa hagdan yung batang lalaking ito. Tuloy-tuloy na naglakad ito pataas at lumiko sa kwarto ko. Parang hangin lang ito. Yung tipong mapapatanong ka kung totoo ba ang nakita mo. Gawa ng medyo madilim ang parte ng hagdan namin at kailangan pa namin ng ilaw. Chinek ko naman yung kwarto ko pero wala. Imposible ding makapasok dito dahil medyo pribado ang lugar. At isa pa, may mga aso kami sa labas. At katapat lang din ng bahay namin halos ang guardhouse. Si Mami naman nasa labas nang mapansing merong nakaupo sa family room namin. Bata din. Hindi malinaw ang mukha nito. At katulad ng nakita ko, parang hinangin lang din ito. Si Daddy, nakaupo at nagbabasa ng dyaryo sa kwarto nila ni Mami. Dahil hindi nakasara ang pinto, nakaramdam siya na may nakatitig sa kanya. At nang madako ang mata niya sa pintuan, nakita niyang nakasilip ang batang lalaki. Sabay-sabay kaming nakaranas noon. As in kaka-check ko lang sa kwarto nang lumabas si Daddy sa kwarto nila at pumasok naman si Mami sa bahay. Pati mga gwardiya tinanong nito. As in walang kahit ano na palatandaan na nilooban kami. Kinagabihan noon, pasado alas 11, dito na kami nagulantang sa tawag. Wala na si Jojo. Ang paalam to sa amin ay kasama niya ang barkada niya. Knowing his friends, pumayag naman sila Daddy. Naaksidente sila. Aminado ang mga kabarkada ni Jojo na nakainom sila. Maliban sa kapatid ko. Inassure nila sa mga magulang ko na hindi uminom itong kapatid ko. Kaya nga siya ang nag-drive noon. Pati ang police record, walang palatandaan na uminom o nakainom ito. Aksidente talaga.
at hindi driving under influence. Ang nakita na lamang na posibleng nangyari ay inatake ito ng epilepsy niya habang nagdadrive, na matagal nang hindi nangyayari sa kanya. I've lost a brother that night. Sobrang devastated ang mga magulang ko. Dito ko na din na-realize yung mga nangyayari kay Jojo, na para bang alam niya ang mangyayari sa kanya. At saka, sino kaya ang batang nagpakita sa amin? Posible kayang siya o sundo niya? May abilidad ba talaga ang kapatid ko na kahit papano makita ang kahihinatnan niya sa simula pa lang? Kaya takot na takot ito, dahil sa alam niyang nung unang beses siyang managinip at nagsisisigaw ay bilang na pala ang araw niya. Ilog 8. Ito ang tawag sa ilog na ito sa lugar malapit sa nabili naming lupa. Hindi kami taga doon, pero dahil sa contractor namin na nagsabing maganda ang lugar na ito, lalo na ang mga lupain para sa pag-produce ng mga crops, hindi kami nagdalawang isip na tingnan ang lugar. Taong 2007 nang mangyari ito. Tawagin niyo na lang akong Marlon. 35 years old ako noon at nagtatrabaho sa isang agricultural company na nag-aalaga ng mga crops at poultry. Nagpo-promote na din ang mga produkto ng pataba at spray ang kumpanya namin noon. Mabilis ang pag-angat ko noon. Nakakuha ako ng sasakyan. Hiwalay pa sa sasakyan ng kumpanya. At dito nga, sa lugar malapit sa Ilocos, nakakuha ako ng isang project. Bago namin i-approve ang proposal o bidding sa lugar, kailangan muna naming manirahan dito at magsaliksik. Isa ako sa mga naatasan. Kasama ko ang dalawa ko pang katrabaho nun, na tawagin na lang nating Daryl at Arman. Bale, tumira kami doon na parang immersion sa kakilala ng contractor namin. Mag-asawa sila, na tawagin na lang natin sa pangalang Kuya Pablo at Ate Veron. Nasa 50s na ang edad noon. Si Pablo, kung ano-ano ang trabaho. Karpintero, tricycle driver, basta all-in siya noon. Si Veron naman ay isa sa mga namamahala sa HR department ng isang Catholic school sa may bandang Quezon, pero nasa bakasyon ng mga panahon na yon. Meron silang kubo na pinatirahan sa amin, katulad lamang at katabi ng bahay nila. Sa mismong likod ng kubo na yon ay isang ilog. Medyo patay na ilog ito, gawa ng malalim ang pagkakahukay, pero mababaw lang ang tubig. Ang ikinaganda nito, kapag nagtusok ka ng tubo sa gilid, since pababa banda ng bundok ito, magkakaroon ka ng instant na tubig doon sa tinusukan mo. Hindi kalakasan pero pwede ng panghilamos. Ito din yung daan na binabaybay namin para makarating kami doon sa lupang pinupropose sa amin, na ang katabi nga ay ang Ilog 8. Dahil sa sanay na rin kami sa immersion, nakafocus lamang kami sa natural na proseso namin kapag nag-check ng lupa. Ni hindi namin inalam ang istorya ng lugar, lalo na ng ilog na ito. Nagpaalam kami noon na bumaba sa ilog sa pamamagitan ng parang maliit na hagdan na nasa tabi lang ng tulay. Ang sabi sa amin ni Kuya Pablo, dahan-dahan daw kami sa pagbaba at huwag magpapalayo, lalo na doon sa parte ng tubig
na medyo malawak at pabilog. Tinanong namin siya kung bakit. Sabi, marami daw linta. Pero dun lang daw sa parte na yon. Basta, huwag kaming magpalayo. Inaalam din namin noon kung pwede ba itong lagyan ng pahigupan ng motor kung sakaling kailangan namin ng tubig para sa prospect naming lupa. Medyo busy ako noon nang mapansin ni Arman na nawawala si Daryl sa tabi namin. Saglit lang naman naming hinanap yon at nakita namin doon sa parte ng ilog na pabilog ang hugis. Nakatayo lang ito doon at parang may tinitingnan. Medyo nakapagtataka ang parte ng ilog na yon dahil kung titingnan mo, napakalinaw ng tubig sa lahat ng lagusan o daluyan ng ilog, maliban doon sa pabilog na parte. Para bang tubig baha ito na sobrang labo, parang sobrang lalim din na kung talagang may linta, katatakutan mo. Daryl, ang ginagawa mo dyan? Tanong namin sa kanya. Nagturo ito doon at ang sabi niya, marami daw hito na lumalangoy. Takang-taka kami gawa ng wala naman kaming nakikita. Sinita pa ito ni Arman. Kagatin mo yung daliri mo. Saan-saan ka nagtututuro? Pero hindi sumunod si Daryl noon. Tinawag pang baliw si Arman. Ayaw maniwala. Pagkatapos noon ay naglakad na kami pabalik sa tulay. Mga kalahating kilometro din siguro ang layo. Habang tinatahak nga namin ang daan pabalik, nagulat kami. Bigla na lamang kasing may nagsulputang mga bata sa harap namin. Mga lima sila. Nakangiti lang ang mga ito at naglalakad pasalubong sa amin. Naka-uniforme sila na parang mga estudyante. Doon pa lang, nanindig na yung mga balahibo ko. Iba yung nararamdaman ko sa kanila. Tapos yung lakad pa nila, diretso na para bang zombie. Hindi tipikal na lakad ng mga bata na dapat nakikipaglaro o nagkukulitan. Hinayaan ko na lamang yon. Tsaka isa pa, baka mahiyain din sila. Mga ilang metro nung nakalagpas na kami sa mga bata, napansin ko, bigla na lamang bumilis ang lakad ni Arman. Bilisan nyo, sabi nito sa amin. Tumingin ito kay Daryl at nagpahapyaw. Dapat talaga kinagat mo yung daliri mo kanina eh. Saan-saan ka nagtututuro? Pag-akyat namin doon sa may tulay, dito na nagsalita si Arman. Kasama na namin si Pablo noon na nakikinig sa usapan. Nung kapantay na kasi namin ang mga bata na nakasalubong namin sa ilog, napansin ni Arman na hindi nakatapak ang mga paa ng mga ito sa tubig. Nakalutang kumbaga. At nung lumingon siya pagkalagpas ng mga batang iyon, bigla na lamang naglaho ang mga ito. Tapos, tanghaling tapat pa kami pumunta. Kasabihan nga na oras ito ng paglalaro ng mga engkanto o lamang lupa. Lalo na sa ilog. Matapos noon, sumakay na kami ng tricycle ni Kuya Pablo para makapunta ng palengke at makabili ng karne. Karne lang ang binibili namin doon dahil kung gulay at kanin lang ang usapan, hindi ito nauubos sa lugar na ito. Pagdating namin sa tinutuluyan namin, napansin namin na parang nanghihina si Daryl. Namumutla kumbaga. May hika din kasi ito pero hindi naman hinihingal. At alam niya rin naman kung kailan niya ginagamit ang inhaler niya.
Ang sabi lang niya sa amin, matutulog lang daw muna siya at naiinitan siya. Kami na lamang muna ang nag-ayos ng lulutuin namin noon. Pagkatapos naming maghanda, gigisingin na sana namin si Daryl. Pero masama ang itsura nito. Para bang nanunuyot. Parang natutulog na bangkay. Sinubukan namin itong gisingin pero ang lamig nito at nakapikit. Tumakbo na kami sa kabilang bahay, kina Kuya Pablo. At nung makita ito ni Kuya Pablo, sabi niya, isakay na daw namin sa tricycle at dadalhin namin sa manggagamot. Mas malapit ang paggamutan doon pero imbis na doon dalhin, hinarurot ni Kuya Pablo ang tricycle papunta sa likod ng sementeryo kung saan nakatira ang manggagamot na tinutukoy niya. Buti na lamang at medyo maliwanag pa noon, kakatapos lang magtanghali. Kaya walang naging problema sa akin yung pagtalon-talon namin sa nitso hanggang sa likuran na bahagi ng sementeryo. Para talagang hindi si Daryl ang buhat namin noon. Sobrang gaan niya. Hindi pong parang manyika lang. Naabutan pa namin ang matanda, kasama ang mga apo niya na nakaupo sa may pintuan ng bahay nila. At nang makita kami, pinapasok nito ang mga apo sa loob at pinigilan kami na maghintay na lamang sa labas ng bakuran. Sabi niya, wag na wag daw naming subukang ipasok ang bitbit namin sa loob. Nilabas niya yung maliit na banig na nakarolyo noon. Sinalubong niya kami at pinahiga sa damo ang katawan ni Daryl. Tumingin ito sa amin. Kinausap si Kuya Pablo sa lokal na lingwahe. Sila ang nag-usap dalawa. Pagkatapos, binalot niya ang katawan ni Daryl. Ang sabi ni Kuya Pablo, kailangan daw naming bumalik sa ilog. Dahil hindi si Daryl ang naisama namin pagka-uwi. Grabe yung pagtataka at takot namin noon. Kumbaga, nasaan si Daryl, diba? Laking probinsya din ako pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito na may ipinalit sa katawan sa mga kakilala ko. Ang alam ko lang kasi talaga nun, yung mga aswang na nagnanakaw ng bangkay. Pero ito kasi, buhay si Daryl. Nagdala kami ng maraming kandila noon, ayon sa utos ng manggagamot. Isinakay namin sa pinutol na sanga ng saging para gawing maliit na balsa. May mga isinama pa kaming alay noon, sariwang karne at mga gulay. Nagdasal ang manggagamot. Humingi daw kami ng tawad at kung maaari, huwag na kaming bumalik doon dahil napapalapit ang mga nakatira doon sa mga bagong salta. Sinunod namin ang sinabi niya nang walang pagdadalawang isip. Pagkatapos ay pinauwi na kami ng manggagamot na ito. Ibinaba namin siya sa tapat ng sementeryo. Pagdating namin kina Kuya Pablo, sa maniwala man kayo o sa hindi, nandun si Daryl, kumakain, kausap ni Ate Veron. Halatang gutom na gutom ito, at maski siya, hindi niya maalala ang lahat. Basta ang huling natatandaan niya daw, ay pumunta kami ng ilog, at pagkatapos nun, para na lamang siyang nananaginip na palutang-lutang. Ayon naman kay Ate Veron, habang hinihintay nga daw niya kami, kumatok itong si Daryl sa pinto nang hihingi ng pagkain. Bagong gising daw siya pero
Kapag tinanong naman kung saan natulog, hindi niya masagot. Nung takipsilim din na yon, dumaan ang matandang manggagamot. Binalitaan niya kami na inilibing na daw niya ang katawan na dala namin kanina. Niyaya namin ito sa hapunan. Wala din naman itong isiningil pero matapos ang kainan, may ikinuwento ito sa amin tungkol sa ilog na yon. Matagal na itong nangyari. Kabataan pa niya. Isa siya sa mga nakakaalam gawa ng naging sikat ang ilog na ito at naging sentro ng mga sanib. Naging suki ang tatay niya sa panggagamot at pagpapalaya sa mga may gawa nito. Nung kabataan niya nga, hindi pa ito yung tipong malaking ilog noon. Para lang daw itong kanal o daluyan. At yung malaking hugis bilog na parte ng ilog. Wala pang tubig noon. At medyo may kataasan din ng lupa. Isa umano itong maliit na sementeryo. Libingan ng mga residente doon dahil hindi naman kalakihan ng lugar. Pero nung nagtagal nga daw, hindi sila sigurado kung tumaas ang level ng ibang parte ng lupa o sadyang bumaba lang ang lupang kinatitirikan ng sementeryo na ito at pumantay doon sa daluyan ng tubig na lumawak naman sa katagalan at naging isang ilog nga. Sa madaling salita, natabunan ang mga nakalibing doon, lalo na yung mga walang nakakuhang kamag-anak sa mga katawan. Kaya nga nung bago-bago pa lamang ito, maraming nakikitang mga buto sa iba't ibang parte ng ilog, mga ngipin at mga buhok. At yun nga, naging parte na ito ng lugar ng kababalaghan. Dito na rin nagbahagi si Kuya Pablo sa karanasan ng tatay niya noong nabubuhay pa ito. Nangangahoy nga daw ito doon madalas sa ilog. At nung nagawi doon sa pabilog na parte, hindi na daw niya makita ang daan pabalik na para bang naliligaw. Sinubukan pa niya itong hanapin pero lalo siyang nagulat nang habang naglalakad siya. Meron siyang nakasalubong na isang lalaki. Kamukhang kamukha niya. Mula sa suot na damit at bitbit na mga naputol na kahoy. Nung makasalubong niya ito, ganun na lang ang pagwasiwas niya ng itak sa dadaanan. Ito ang kasabihan ng mga matatanda dito. At sa kabutihang palad, nakita niya ang paakyat sa taas ng ilog. Yung tungkol naman sa mga nasapian, isa sa mga naging tanyag noon dito ay nang masapian ng grupo ng mga kabataan na inutusan lamang na magpaligo ng kalabaw at baka. May mga dumaan lang umanong mga bata sa harap nila at niyaya silang maglaro. Dun sa bilog na parte ng ilog, dinala ang mga ito. Pero takang-taka ang mga batang ito nang yung mga nagyaya sa kanila diretsong naglakad doon sa gitnang parte at tuloy-tuloy na lumubog. Maya-maya pa, bigla na lamang naglutangan ang mga bungo. Yung mga batang iyon yung ginamot ng tatay ng nagpagaling kay Daryl. Nagwawala ang mga ito, sinasapian at nagmamakaawang ilipat ang mga tira-tira nila dahil nalulunod umano sila. Gaya ng ginawa kay Daryl, dasal at alay din ang ginawa para maging maayos ang mga bata. Kahit na ganoon ang nangyari, natuloy ang bidding namin sa lupa. Pero naghanap kami ng alternate na sistema para masustentuhan ang tubig sa lupang binili. Wala na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko noon. 2 taon na rin ako dito sa ibang bansa. Pero bago ako umalis,
Naabutan ko pa doon yung paglipat ng tulay sa may mas malayong parte ng ilog na yon. Ang sabi nila, patuloy pa rin kasi ang nangyayaring hindi maganda sa lugar. Lalo na at sinusulong nilang maging national road ito. Ang balita ko din, hinalukay ng mga malalaking digger at crawler na bulldozer ang parte na iyon ng ilog para makuha ang natitira pang mga katawan. May mga nakuha naman din sila. Yung iba, halos naging bato na sa bigat dahil sa pagkakababad nito sa tubig. Nung mga panahong sementeryo pa kasi ito, madagdag ko lang. Wala pang mga nicho. Diretso hukay ang mga taga roon. Kaya madali ang pagkakahukay sa kanila. Pinadasalan din ito at inalayan ng lokal na pamahalaan para kung sakaling matuloy man ang proyekto na gawing National Road banda doon, ay mananatiling tahimik ang lugar at wala nang magpaparamdam sa ilog na dating libingan. Magandang araw po sa lahat. Ako si Beverly, 35 years old, kasalukuyang nangangamuhan sa Paranaque. 15 years na po ako dito sa amo ko. Mag-asawa sila na meron na ring edad, nasa 65 years old. Tawagin na lamang natin silang Ate Joyce at Kuya Boyet. Nasa abroad ang mga anak nila at mas ginusto nilang dito na muna manirahan. Sa ngayon, ini-enjoy na lamang muna nila ang buhay sa village kung saan sila nakatira at kung saan ako nagtatrabaho. Tubong Iloilo po ako, pero lahat ng kamag-anak ko sa Bacolod nakatira. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Inoferan naman ako ng mag-asawa na ito na mag-aral, pero ayaw ko na rin. Hindi nga ako sigurado kung makakapag-asawa pa ako. Pasensya na kung medyo mahaba ang intro. Sisimulan ko na ang karanasan namin. Hindi din ako sigurado kung nakakatakot ba ang kwentong ibabahagi ko. Pero nasa sa'yo yan, Sir Telmo. Pebrero noong nakaraang taon, 2020. Wala pa ang pandemya na nararanasan natin ngayon sa buong mundo. Nagpaplano na ang mag-asawa na ito tungkol sa anong mangyayari sa kanila kapag pumanaw sila. 2017 ata o 2018, nakabili na sila ng lupa sa isang memorial cemetery dito sa Paranaque. Kung sakaling alam mo na, bigla silang mamaalam sa mundo. Nakakatakot isipin, pero baka wala lang talaga silang maisip noon. Sabi ko nga, nag-i-enjoy na lamang sila sa natitira nilang buhay. Pero noong patapos na ang 2019, para bang nagbago ang isip nila. Yung lupa na ito na binili nila sa sementeryo na para sa kanila, binenta nila ulit. Well, tumubo naman daw sila. Ang plano na lamang nilang mag-asawa, cremation. Wala akong idea dito, pero mas tipid daw ito kesa sa mga maiiwang bayarin kapag nakalibing ka. Pero hindi ko akalain na ang plano rin na ito naging parte, pati ang katawan ng mga magulang nila. Pebrero nga noon, nagulat ako nang dumating sila sa bahay. May daladalang kahon na maliit lang. Doon pa lang, nagtayuan na ang mga balahibo ko nang sabihin nila sa akin na kalansay o buto ito ng mga magulang nila. Ang sabi pa ng mga ito, pati daw ang lupa kung saan ito nakalibing dati, ibebenta, kaya nga pinahukay nila.
Takang-taka nga daw sila dahil napasukan ng tubig at nakalutang ang mga kalansay nung kinuha ito. Hindi lang ako sigurado pero ang pagkakaalam ko nun, hindi magandang dalhin ang kalansay sa bahay. At saka isa pa, kahit ilang taon na palang nakalibing ang mga magulang nila, posible pa rin palang may tira-tirang mga kalansay o buto. Pero kasi, hindi din mapaniwalain na mga ito sa mga kasabihan. Yung tipong kahit nga galing sila sa lamay o patay, nag-uuwi pa sila ng pagkain galing doon. Hinahayaan ko na lang. Doon nila ito nilagay sa altar, sa loob mismo ng kwarto nila. Meron kasing parang open cabinet sa baba ng altar na yon. As in nilagay lang nila doon habang naghihintay sila sa proseso ng pagdurog dito. Hindi cremation yung tawag pero parang dudurugin daw ito hanggang maging abo. Ewan ko ba kung bakit hindi nila isinabay yung pagkuha nito sa hukay at pagpapaschedule sa pagdurog nito. Kaya talagang dun pa lang sa simula, iba na ang pakiramdam ko. Parang nagpatong lang sila ng kahon dun sa baba. Ordinaryong kahon. Basta wag na lamang daw buksan o halungkatin. Ang akala ko noon, mga isa o dalawang araw lang mamamalagi ang kahon na yon sa altar. Pero hindi ko naman naisip na 5 araw ang aabutin nito doon. At sa loob ng 5 araw na yon, may mga naranasan kami na hindi mapaliwanag na sa ilang taon kong paninilbihan sa kanila, dun ko lang din naranasan magmula nang iuwi nila ang mga kalansay. Kinaumagahan nun, nagrereklamo si Ate Joyce na mabigat daw ang kaliwang balikat niya, nanghihina at hindi niya magalaw. Pagtingin ko, halatang halata na hindi pantay ang mga balikat nito. Yung para bang may kung anong humahatak sa kaliwang balikat na yon pababa. Nakalaylay pa ito. Hinawakan ko. Sobrang lamig na mga kamay na yon. Magpapamasahe na lamang daw siya kay Kuya Boyet dahil baka mali lang ang tulog niya. Pero wala pang katanghalian nun. Nagulat ako nang maglakad ito papunta sa kusina. Basang-basa. Sobrang panghinang damit niya. Bit-bit niya pa ang salawal niya nun. Wala ito sa katinuan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na papuntahan ko na daw si Kuya Boy at sa nanay niya. Eh diba, isa sa mga kalansay na yon ay yung nanay ni Kuya Boyet. Kaya nakakapanindig balahibo ang mga sinabi niyang yon. Agad ko itong pinaupo at kumuha ng pampalit. Tapos, hirap na hirap pa itong magbihis. Ultimong salawal niya, ako pa ang nagsuot sa kanya. Dahil sa akala namin ay inaatake ito, kasi parang ganun yung mga nasustroke o inaatake sa puso. Tinawagan ko kaagad si Kuya Boyet na nasa clubhouse noon. Miyembro kasi ito ng asosasyon ng homeowners. Dali-dali naman itong umuwi. Dinala kaagad si Ate Joyce sa Makati Med. 2:00 ng hapon. Hindi pa nakakauwi ang mga amo ko noon. Nanonood ako ng TV nung mga panahon na yon sa kusina. Maya-maya pa, napahinto ako. Nangangamoy kandila kasi sa loob ng bahay. Yung kandilang puro. Kaya napatayo ako noon. Baka kasi naiwan nilang nakabukas ang kandila sa altar. Dumiretso ako sa kwarto nila. Wala akong nakikitang bukas na kandila pero
Matapang ang amoy ng wax at nalalanghap ko pang usok noon habang nakasilip. Binuksan ko na lamang ang ilaw ng kwarto nila at nang sa labas ng kwarto. Umikot pa ako sa labasan para makasiguradong walang kung anong apoy ang bukas para iwas sa kung anumang sakuna o sunog. Doon na ako sa labas ng bahay, sa tapat ng kwarto ng mag-asawa kong amo, nang mapatigil ako. Dahil sa loob ng kwarto nila, may ingay. Para itong radyo na kumakanta. Yung kantang parang galing sa simbahan yung tunog. Ganon. Eh walang radyo doon sa kwarto na yon. At saka isa pa, lahat ng saksakan, sinisigurado naming nakatanggal kapag walang tao o hindi nagagamit. Nagdasal na lamang ako na sana kung anuman yung naririnig ko, guni-guni ko lang at hindi kuniktado sa iniisip ko tungkol sa mga kalansay na nasa kahon. Maggagabi na nang bumalik sina Ate Joyce at Kuya Boyet. Matapos sa mga procedure at eksaminasyon, wala namang konektado sa puso niya o stroke. Siyempre, merong mga hindi normal dahil paminsan-minsan tumataas ang blood sugar nito. Yun din ang naiisip na dahilan ng mga doktor doon kaya ganon ang pagkataranta at pagkawala niya sa katinuan noong umaga nga. Vitamins at adjustment na lamang sa gamot o supplement nito ang pinayo ng mga doktor na tumingin sa kanya. Hindi ko na muna ikinuwento ang nangyari nung hapon. Baka kasi makadagdag lang yon sa tensyon at baka hindi din sila maniwala. Baka kung ano-ano pa ang isipin ng mga ito. Ikatlong araw, wala namang nangyari. Halos makalimutan na namin kung ano yung mga naranasan ng mga nakaraan. Si Ate Joyce parang nagdahilan na nga lang din. Balik na ito sa normal pagkatapos manggaling sa Makati Med. E di kami, kampante na. Okay na. Walang hindi normal sa kalansay. Nagwalis pa nga ako ng umaga sa kwarto nila at napatingin doon. Hanggang sa kinagabihan, mga 9:30 p.m. o alas 10 ng gabi, oras na ng pagpapahinga namin. Ganon ang nakasanayan namin ng tulog at mga alas 5 ng umaga naman ang gising ko. Agad naman akong nakaidlip noon. At dito, nagkaroon ako ng panaginip. Sobrang linaw ng panaginip na ito na akala mo, totoo ang nangyayari noon. Gising ang diwa ko noon pero nakapikit ako. At ramdam ko na ang katawan ko nakahiga. Walang ano-ano. Bigla kong narinig yung tunog na merong nagdo-doorbell. Naisip ko naman na sino kaya ang gagawa nun ng 10 oras ng gabi. Nagkakahulan na rin ang dalawang aso namin nun. Mga nakailang doorbell pa siguro bago ko naisipan na bumangon at silipin ito sa bintana. Yung kwarto ko kasi nakaharap sa maliit na gate. Mataas ang bahay kaya kita ko din kung sino ang nandun. Pagkasilip ko sa bintana, halos masigaw ako sa nakita ko. Merong matandang babae na nakatayo mismo sa tapat ng bintana ng kwarto ko. Nakapasok na ito sa gate. Malaki ang mga mata nito. Purong itim na para bang nagmamakaawa. Paulit-ulit niyang binabanggit na may kukunin lang siya sa loob. Payat na payat ang kabuuan ng mukha nito. Dito ko na sinubukang sumigaw ulit.
At dito na rin ako napadilat. Napansin kong nakahiga pa rin ako. Nananaginip lang pala. Pero kahit gising na ako noon, nag-e-echo pa rin sa tenga ko yung mga salitang may kukunin lang siya. At isa pa, totoo ang kahol ng mga aso. Hindi ito panaginip. Sumilip ako at nagdasal na sana wala akong makita. Sa awa naman ng Panginoon, wala. Sinuway ko na lamang ang mga aso namin at bumalik sa pagkakahiga hanggang dalawin ng antok. Wala pang alas 5, nagising na ako. Dahil hindi na rin naman inaantok, bumangon na ako noon. Kapag ganitong maaga akong nagigising, pinipili ko na lamang na magsaing at magdilig ng halaman bago magluto ng ulam sa agahan. Paglabas ko ng kwarto, nagtaka ako kasi bukas ang ilaw sa kusina. Ang kwarto ko kasi paglabas mo, laundry area, at kusina na pagkabukas mo ng sumunod na pinto. Nakita ko si Ate Joyce at Kuya Boyet. Nagkakape na sila doon. Nakaupo lamang, habang nakatulala sa may dining table nila. Sabi ko, ang aga naman nilang nagising. Sabi sa akin ni Ate Joyce kung pwede daw linisan namin yung guest room at maglatag ng sapin ng unan at kumot. Akala ko noon may bisita, pero hindi pala. Habang nag-ayos kami ni Ate Joyce sa guest room at umalis si Kuya Boyet, dito na ito nagkwento sa nangyari sa kanila noong gabi, kung bakit maaga silang nagising. Yun pala, wala silang tulog noon. Pero sinabihan niya ako na huwag nang ipaalam kay Kuya ang ikikwento niya. Dahil pinaalalahanan siya na huwag na lang sabihin sa akin para hindi ako matakot. Nagising daw sila parehas, kalagitnaan ng gabi na pareho nilang naramdaman na merong humahatak sa mga kamay at paa nila. Bukas ang aircon nila at nasa lamig na gaya ng nakasanayan. Pero parabang sobra naman ang lamig nung gabi na yon. Naisip ni ate na baka lang umulan at dahil tamad na rin na bumangon, nagtalukbong na lang siya ng kumot. Mga ilang minuto lang ang nakalipas noon. Tinapik siya ni Kuya Boyet. Bumulong ito sa kanya kung wala daw ba siyang naaamoy. Si ate naman wala. Yun pala, naaamoy ni Kuya na amoy umuusbong na lupa. Yung amoy kapag unang beses umulan pagkatapos ng tag-araw. Ganon yung singaw. Si ate, wala talagang naaamoy. At dahil nga akala niya umulan, sinabihan niya na lamang si Kuya na baka may hindi sila nasarang bintana. Natulog na lamang ulit sila matapos noon. Tapos, walang ano-ano. Nagising na lang ulit bigla si Ate Joyce. Andun kasi ang pakiramdam na wala siya sa kama. Para bang nakahiga siya sa lupa. Hindi din siya makadilat o makagalaw. At lalong namuo ang takot niya nang maramdaman na may naghuukay sa tabi niya. Pinilit niya umanong sumigaw pero wala. Akala nga niya binabangungot na siya at mamamatay. Buti na lamang at nagising siya sa yugyug ni Kuya Boyet. At nang magising, dito na nila binuksan ang ilaw ng kwarto. Tapos ito pa. Maliban kay ate, si Kuya Boyet, ganun din ang naranasan. Hindi makadilat o makagalaw. Pero ang kanya,
Sikip na sikip daw siya sa hinihigaan. Para siyang nasa maliit na kwarto. At may mga naririnig siyang mga iyakan. Mabilis namang nakagalaw si kuya at nakadilat. At naabutan nga nito si ate na umiiyak at naninigas habang tulog. Kaya ginising niya. Dito na sila naniwala na kahit papano, may koneksyon ang inuwi nilang mga kalansay sa mga nararamdaman nila. Kinuwento ko naman din kay Ate Joy sa mga naranasan ko. At kahit ayaw naming ikonekta, napaka-imposible kasi na mula nang dumating yung kahon na yon, mula nang iuwi nila ang kalansay, nangyari ang mga ito. Hindi siya coincident. Mga sumunod na araw, doon na muna nila naisipang matulog sa guest room. Hindi din namin pinatay ang ilaw magdamag sa kwarto nila. May rosaryo din silang nilagay sa pintuan ng guest room at tinapat nila doon yung scroll na hindi ko alam kung para saan. Pero may basbas at dasal daw ito na nakuha nila nung pumunta sila sa Middle East, sa Jerusalem. Kung hindi ako nagkakamali ay nag-ayuno kasi sila doon. Wala namang nangyaring kababalaghan o kakaiba pagkatapos hanggang sa naayos na ang mga kalansay sa kahon na yon para sa pagdurog at pag-abo dito. Matapos noon, naging balik na sa normal ang lahat. Kaya sa mga magtatangka dyan o may kakilala kayong magdadala ng kung anong kalansay sa bahay, mas maigi sigurong padasalan nito. Yun ay kung ayaw nyo lang namang maranasan ang naranasan namin nang ang mga amo ko ay nag-uwi ng mga kalansay. Magandang araw. Sana bago ko simula ng karanasan ko ay maitago man lamang ang aking pagkakakilanlan at lugar. Gawa ng meron akong kakayahan na sa tingin ko kapag nalaman ng nakararami ay posibleng makaapekto sa tahimik naming buhay. Normal akong bata nung pinanganak. Wala akong kahit na anong koneksyon sa mga paranormal. Tatlo kaming magkakapatid. May probinsya kami pero sa lungsod na kami naninirahan noon. Sa parang isang maliit na komunidad na kami-kami lang din magkakamag-anak ang nakatira. Nasa 16 na taong gulang ako noon nang may mangyaring hindi inaasahan na siyang ikinabago ng buhay ko at naging simula na rin ng mga kababalaghan. Papunta sana kami ng outing noon, sakay ng family van namin. Nang sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon kami ng malagim na aksidente. Ang alam ko noon, may iniwasan lang kami na kung ano sa kalsada. Tapos, napagilid na kami sa gutter. Sumampa, nagsigawan, at dito na nagdilim ang lahat sa akin. Isa ako sa mga napuruhan. Ilang araw akong hindi gumigising. Sa kasawiang palad, nasawi ang isang kapatid ko, dalawang pinsan, isang tita, at ang aking nanay. Ang sabi nga nila, himala ang nangyari sa akin dahil dun ako sa upuan kung saan nakapwesto ang mga nasawi kong mga mahal sa buhay. Yung araw na nagising ako, ang araw din na sabay-sabay silang inilibing. Hindi na ako magbibigay ng detalye pa dito sa parte ng pagluluksa namin. Dumako tayo doon sa panaginip ko, sa mga nakita ko, nung mga panahong walang malay ang katawang lupa ko.
Malinaw na malinaw pa rin sa akin noon yung pagkamulat na pagkamulat ko. Nakita ko ang sarili ko na nakahiga sa kabaong. Hindi ko maigalaw ang buong katawan ko noon, pati bibig ko. Paningin ko lang yung nagagamit ko, kahit pang-amoy o makahinga. Hindi ko maramdaman ang hangin. Nandun lahat ng mga kamag-anak ko sa panaginip ko na yon. Mula sa lola ko, sa mga tita ko, pati mga magulang ko. Nagluluksa silang lahat. Paulit-ulit lang na ganun ang napapanaginipan ko. Hanggang sa pumikit ako at nung makadilat ulit, nakita kong ibinababa na ako sa may lupa. Akala ko talaga noon patay na ako. Wala na ako sa mundo. Lumulutang-lutang pa nga ang kabaong kung saan ako nakahiga, na parabang may tubig sa ibaba ng lupa. Habang tinatakpan ng lupa ang hinihigaan ko, dito na ako nakaramdam ng may humawak na kamay sa bandang pulso ko. Hinatak ako ng kamay na to. Nakaramdam ako ng sakit. At ito na ang mga panahon na nagising ako sa ospital. Dahil sa naubos ang naitabing pera ni tatay noon, hindi niya nagawang maiuwi ang katawan ni nanay sa probinsya namin. Sa lungsod siya inilibing. Kasabay noon, parabang nagkanda malas-malas na rin ang negosyo namin. Kaya habang nagpapagaling ako, napilitan muna kaming umuwi kina lolo. Mas dun kasi may oportunidad si tatay na makapagtrabaho sa mga negosyo ni lolo at ni lola. Ilang buwan akong baldado noon. Nakasimento yung kanang paa at kamay ko. Sabi, muntik na nga daw ipaputol kung hindi naagapan ang mga naipit na ugat sa nadurog na buto. Sa pangalawang buhay ko, walang naging drama. Hindi ito yung tipong nanisi si tatay o nagdadrama. Parabang tuloy lang ang buhay sa kanya. Sa probinsya namin na ito, magkakakilala na lahat. Mapakabilang barangay. Yung tipong dadaan ka pa lang, sasabihin na nila na ay ikaw ba yung apo ni ano, ganito ganon. Patuloy akong nagpapagaling noon hanggang sa nagsimula na ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Unang pangyayari noon, mahimbing na kaming lahat na natutulog. Tapos, nagising ako sa ingay. Sobrang ingay na tunog ng mga ibon. Parang uwak. Nasa paligid lang ng bahay namin. Ang nakapagtataka dito, walang puno na nakatabi sa bahay na ginawa ni tatay. Tapos, ang lakas pa ng mga tunog. Pero, parang ako lang ang nagising at nakakarinig noon. Ang unang akala ko noon mag-uumaga na kasi medyo maliwanag na ang tingin ko sa paligid. Yun nga lang, wala man lang tilaok ng manok na nakasanayan ko na. Pasilip na sana ako sa may bintana. Siyempre, malakas ang loob ko eh. Kasi akala ko talaga mag-uumaga na noon. Pero napahinto ako nang makarinig ako ng mga iyak sa labas. Yung parang pabulong na halinghing. Lilingunin ko na sana sina tatay noon kung nagising ba sila sa naririnig ko. Pero mas lalo akong napatigil nang makita ko sa higaan ang sarili ko na natutulog pa rin. Nagpanik ako noon. Hindi ko pa alam ang nangyayari. Inisip ko na baka nananaginip na naman ako. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik. Pero ang ginawa ko, humiga ulit ako. Pumikit.
at pagkadilat ko. Ako na lamang ang natitira sa higaan. Mataas na ang araw at medyo maingay na ang mga alaga ni Lolo. Nung umaga ding yun, kumalat ang balita na isa sa mga matanda doon sa barangay. Pumanaw na. Madaling araw. Ako naman, hindi ko naman ito kinonekta kaagad sa kung ano ang naranasan ko noon. Akala ko naman kasi talaga, panaginip yun. Makaraan lamang ang ilang linggo, namasyal kami sa kabilang barangay, kasama ang pinsan ko at yung kapatid ko. Medyo parte na din ito ng exercise ko noon. May konting paika-ika lamang din dahil sa mas payat ang apektadong pa ako at yung tipong hindi pa ito ganun kalakas. Habang nakatambay doon sa labas ng bahay na dinaanan ng isa naming pinsan, dahil kaklase niya ito, meron akong nakita sa kabilang bahay. Mga tao na sabay-sabay nagsilabasan, nakaitim at nakayuko lahat. Partida, maliwanag pa nung mga panahon na yon. Mga alas tres pa lang siguro ng hapon. Sa dulo ng prosesyon, may buhat-buhat silang isang kabaong. Nakapagtataka gawa ng kapag probinsya, kadalasan maaga lagi ang libing. Tinanong ko yung kapatid ko. Sabi ko, may libing pala sa kabila. Bakit parang wala namang katao-tao kanina sa labas? Saka maliit lang ang bahay. Paano silang nagkasya lahat doon? Dito nag-react ang kapatid ko. Tinapik niya ako. At ang sabi niya, ano daw ang pinagsasabi ko? Eh wala naman siyang nakikitang prosesyon. At mas lalong wala siyang nakikitang kabaong. Pagbalik ng tingin ko sa kung saan ko nakita ang mga yon, wala na. Hindi ko alam kung mabilis lang silang nakaliko sa unahan o namamalikmata lang ako. Nung gabi na yon, eto na naman, nagising ako sa iyakan. As in, nakakapanindig balahibong mga iyakan sa paligid. Kinurot ko na ang sarili ko para siguraduhin na hindi ako nananaginip. At yun nga, confirmed. Gising ako na mga panahon na yon. Hindi ko na piniling bumangon. Natatakot ako na baka makita ko na naman ang sarili ko. Hinayaan ko na lang yung mga narinig ko hanggang sa makatulog ulit ako. Nung sumunod na araw, nanlalaki ang mata ng kapatid ko na lumapit sa akin. Sabi niya, yung dinaanan daw namin kahapon na kaklase ng pinsan ko, kakamatay lang nung lolo niya. At yung lolo niya na yon ay yung nakatira sa kabilang bahay kung saan ko nakita ang mga nagpuprosesyon na merong kabaong. Siyempre, naalala ng kapatid ko noon yung nakita ko. Ang sabi ko sa kanya, wag na lamang muna maingay. Gusto ko lang makasigurado pa. Dahil gusto ko sana na wag maniwala sa mga ganito. Hanggang sa meron pang kasunod akong naranasan na nagpadesisyon sa akin na alamin ang kung ano ba talaga itong nararamdaman o premonisyon ko sa tuwing may mamamatay dun sa lugar. Eto naman, hindi na ito isang panaginip lang. Bali, nagpapahangin ako noon matapos makapagmeryenda ng hapon. Nakaupo ako sa bandang gulayan namin nang merong dumungaw na isang matanda sa bakod. Gulat na gulat ako noon pero nakangiti ito at mabait naman tingnan. Naisip ko,
Para bang may kamukha ito na hindi ko mawari kung sino. Pero nung nagsalita ito at nagpakilala, dun ko nalaman na kapatid pala siya ni Lola. At dun ko din na-realize na magkamukha sila. Pinagtataka ko noon, bakit kilala niya ako? Eh hindi naman ako lumaki doon. Alam niya pati ang palayaw ko. Kinamusta niya ang tatay ko at ang sabi, sabihin ko daw na napadaan siya. At sana makabisita kami sa kanila. Saka ito nagpaalam. Nung hapunan, nabanggit ko ito kay tatay. Takang-taka naman ito dahil paano daw nakarating doon ang kapatid ni Lola? Eh ang balita niya, hindi na ito nakakalakad at mahina na rin. Dinescribe ko sa kanya ang itsura. Sinabi ko din ang pangalan. Kaya alam kong alam ni tatay na hindi ako nagbibiro. Diba, paano ko ito nakilala eh hindi nga nila ito kinikwento sa akin. Umaga, maaga akong ginising ni tatay. Sabi niya, sigurado daw ba ako na kapatid ni Lola yung nakita ko noong nakaraang araw? Sabi ko naman oo, dahil kamukhang kamukha at yun naman ang pakilala niya. Dito na sinabi ni tatay sa akin, habang nagtataka siya, namatay na daw ito, kagabi lang. Hindi din masabi ni tatay sa akin na nagsisinungaling ako noon gawa ng dinescribe ko kasi talaga kung ano ang itsura at ang pangalan nito. Nakaramdam na ako ng takot noon at ikinuwento ko na kay tatay ang lahat, pati ang kapatid ko na saksi sa isa sa mga karanasan ko. Nagpatotoo din ito. Dumalaw kami doon sa kapatid ni Lola. At totoo nga, kung sino ang nakita ko nung hapon na yon, siya na siya rin yung nasa kabaong. Sabi ni Lola, magpatingin daw ako sa manggagamot. Hindi naman ako tumanggi kasi hindi naman pwedeng sa doktor. Hindi mo maikukonekta ito sa kahit na anong sakit. Hapon ng Biyernes noon, sinadya namin ang isang manggagamot. Matandang lalaki ito. Hinintay namin siyang matapos na umakyat sa mga buko. Doon kami pumuesto sa labas ng bahay nila. Pinapikit niya ako. Ang tanong niya sa akin, kung naaksidente daw ba ako? Sabi ko oo. Naging matalas daw kasi ang pakiramdam ko sa mga hindi mapaliwanag matapos ng aksidenteng iyon. Sabi niya, kung ano man daw ang nararamdaman ko sa gagawin niya, tiisin ko lang dahil hindi ito totoo. Nilapat niya yung palad niya sa noo ko. Dito, biglang sumakit ang kamay at paa ko. Yung naaksidente. At sin sobrang sakit na parang bumalik ako sa panahon na sariwa pa yung bali ko doon. Ang sumunod na nangyari habang nakapikit ako, naramdaman ko na merong humahawak sa akin maliban sa manggagamot. Sa kamay ko ito nakahawak. Hindi ako nakadilat noon, pero nakikita ko sila. Yung tita ko, yung pinsan ko, yung kapatid ko, at yung nanay ko. Lahat ng mga nasawi noon sa aksidente, nakahawak sa akin. Lahat na ata ng kinimkim kong lungkot noon, nailabas ko sa kakaiyak. Ang sabi ng manggagamot, kapag nga daw namatay ang isang tao, katawang lupa lamang ang nawawala. Pero ang enerhiya, lalo na at ako ang katabi nila sa aksidente, at ako lang ang nakaligtas, nandun pa rin at nakapaligid sa akin. Ito ang dahilan kung bakit naging sensitibo ako sa paranormal noon. Inalok niya ako na
kung gusto kong ipasara ang nabukas na kakayahan ko na ito. Meron siyang kakilala sa simbahan lang. Tumanggi ako. Imbis na matakot, tinanggap ko yung kakayahan na ito. Marami pa rin akong nakikita hanggang ngayon sa lugar namin. Yung mga sinyalis bago may pumanaw. Pero hindi ko alam kung paano ito gagamitin. Kasi parang oras lang yung pagitan ng nakikita ko bago mangyari ang pagpanaw ng mga ito. At natatakot din naman akong magbigay ng babala sa mga kamag-anak ng nakikita ko. Kasi baka mamaya ako pa yung pagbintangan o kung ano pang isipin. Naging sekreto ito. Pero bukas pa rin ang sarili ko para tuklasin kung ano pa ang meron sa kakayahan na ito. Yung kakayahan na makakita ng senyales kapag merong mamamatay. Tawagin niyo na lang akong Irene. Nangyari ang karanasan ko na ito taong 2005 nang minsang bumisita kami sa parte ng norte. Laking Maynila ako at kung kailan ako naging 17 taong gulang. Saka nagdesisyon si nanay na magbakasyon sa ancestral house nila. Kapag kasi bumibisita kami dito sa mga kamag-anak namin, kung hindi whole day lang, eh nakikitulog kami sa tita ko. Gawa ng hindi nalinis ang ancestral house na ito. Pero kahit na pinabayaan, napakaganda pa rin itong tingnan. Malakas tila ang pagkakadisenyo at napapalibutan ng mga sari-saring puno. Yung lupa, hindi ganon ka natutubuan ng damo at puro dahon na nahulog lang sa puno ang nakatambak dito. Meron itong katabing lote na hindi nasakop ng ancestral. May ibang nagmamay-ari pero hindi ito nababakuran. Itong parte na ito yung medyo mataas na yung mga damo at hindi na din pwedeng galaan. Kung minsan, pinapagala daw dito yung mga alagang kambing para dito na makakain ng mga damo. Dumating kami noon, Biyernes ng umaga. Long weekend kasi, kaya naman malakas ang loob ni nanay na doon kami mag-spend ng weekend namin at may oras naman kaming makapaglinis. Pansin ko lang na napakatibay ng bahay na ito, maliban sa sahig ng second floor. Hindi na namin nilinis yung taas dahil delikado na daw ang mga sahig doon. Mga bandang tanghali kami nakapagtapos ng paglilinis. Matapos makakain, halos sabay-sabay kaming nahiga. Si tatay sa may nag-iisang higaan sa baba at kami ni nanay ay naglatag ng foam sa sahig. Medyo hindi ako nakatulog ng maayos ng una. Gawa ng wala pa yung mag-aayos ng kuryente. At napakainit talaga sa parte ng norte. Nagising ako mga alas tres ng hapon. Sobrang sakit ng ulo ko at pawis na pawis ako. Wala na si nanay sa tabi ko. Si tatay wala na din sa higaan. Dito na ako nakarinig ng mga yabag at kaluskos sa ikalawang palapag. Naisip ko, akala ko ba bawal doon at marupok na yung sahig. Eh bakit parang nandun yung mga magulang ko? Iniangat ko pa ang ulo ko noon at napansin kong yung sliding door sa second floor nakasarado. Meron pang kandado. Ibig sabihin, walang bumukas noon. Pumipintig yung ulo ko. Umupo ako saglit. Bukas ang pintuan. Doon ko naaninag sa labas na nagwawalis si nanay ng mga dahon-dahon. Si tatay naman, nagyoyosi sa tabi ng mangga.
Walang ano-ano. Bigla na namang kumalabog ang taas. Para bang may naghahabulan. Wala sa isip ko noon ang kababalaghan o katatakutan. Hindi ako interesado sa ganon. Baka pusa, sabi ko. Pero dinasal ko na lamang din na sana walang ahas na namamalagi sa lugar. Ilang taon na din kasi talaga itong hindi natitirahan. Kapag kapiyastahan o salo-salo lamang ang reunion dito. Pero walang nag-overnight. Pinilit kong bumangon kasi baka sa init. Kaya ganun na lamang ang sakit na nararamdaman ko sa ulo ko. Sa mga hindi din kasi nakakaalam, kapag nasa bandang norte ang biyahe, nasa 6 to 7 hours ang biyahe noon kapag galing sa Maynila. Lalo na kung pampublikong bus lang ang sinasakyan mo. Kaya posible ding dahil sa pagod at puyat sa biyahe, tapos diretsa linis pa pagkadating. Tinulungan ko na lamang si nanay na magwalis hanggang hindi na namin namalayang padilim na. Nagsaing na kami pagkatapos. Dilata at noodles muna ang inulam namin. Sabi kasi ni nanay at tatay, bukas pa kami makakadalaw sa mga kamag-anak namin dahil yung contact naming tricycle driver sa tuwing magbibisita kami doon ay may mga inaasikaso pa. Matapos kumain, kung gaano kainit nung tanghali, ganun din kalamig dito sa lugar. Nagpahangin na muna kami sa labas, dala ang dibateryang ilaw. Habang nakaharap kami doon sa mga puno-puno, hindi ko alam kung paano naungkat ni nanay ang kadalagahan niya bago niya makilala si tatay. Si nanay pala noon, lapitin ng mga elemento, engkanto man o laman lupa. Sa tuwing nagkakasakit ito, hindi doktor ang nakakapagpagaling sa kanya, kundi mga albularyo o albularya. Isa sa mga hindi niya makakalimutang karanasan noon dito sa ancestral house na ito ay ang pagpapakita sa kanya ng mga taong nawawala o pugot ang mga ulo. Kadalasan daw, may tatawag sa kanya kapag kahapunan sa likuran ng bahay. Hindi niya umano ito matanggihan. Para bang nahihipnotismo siya sa tuwing maririnig niya ang mga boses. At kapag nandun na nga siya sa likod, nagpapakita ito sa kanya. Kahit maliwanag pa. Hindi niya maaninag ang ulo nito. At sa susunod na araw, magkakasakit na siya. Paminsan-minsan naman, napapanaginipan niya ito. Nakahiga nga daw siya sa taas ng bahay na yon. Hindi makagalaw, pero dilat ang mga mata niya. Makikita niyang may nakatayo sa harap niya. Hindi niya pa rin maaninag ang ulo, pero naririnig niya ang boses nito. Ang sinasabi daw, kung tatanggapin nito ang napugot na ulo nang nagpapakita sa kanya, siswertehin daw siya. Binigyan siya ng babala ng mga manggagamot tungkol dito. Huwag na huwag itong tatanggapin dahil lahat ng alay o alok ay may kapalit. Hanggang sa umalis na nga si nanay sa bahay na ito para makipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa paghahanap ng trabaho. Sumunod na araw, araw ng Sabado, nagsimula na kaming bumisita sa mga kamag-anak namin. Ang pinakahinahanap-hanap ko dito sa lugar ng mga Ilocano ay yung napakasarap na pakbet nila. Panalong-panalo kasi sa akin yung lasa ng maliit na ampalaya. Though, nakakapagluto naman din si nanay ng pakbet.
Pero iba pa rin ang sariwa ng pagkakaluto kapag bandang probinsya na. Mga bandang hapon na kami nakabalik sa ancestral house. At pagkatapak ko pa lamang sa loob, nakaramdam agad ako ng antok. Umidlip ako saglit sa sala. Dito, gising ang diwa ko. Pero hindi ako makadilat. Para bang may nag-iingay sa paligid. Walang ano-ano. Bigla akong ginising ni nanay. Sabi niya, anong ginagawa ko? At doon ako natutulog. E di ako nagtaka. Pagdilat ko, sa maniwala man kayo o sa hindi, nasa mahabang upuan na ako nakahiga sa likuran ng bahay. Hindi ko din maipaliwanag kay nanay kung paano ako nakarating. Pero sobrang sakit pa rin ng ulo ko noon. Umiikot yung buong paningin ko at nasusuka-suka ako. Wala naman akong allergy sa mga kinain ko pero para bang hindi maayos ang lahat. Bumalik ako sa higaan ko sa sala. Humiga na lamang ako ulit doon hanggang sa nakatulog ako. Mga siguro bandang alas 6 ng gabi. Basta nag-aagaw na ang liwanag at dilim noon. Napadilat ako sa ingay. Mga sigawan, putukan. Tapos alam mo yon, yung mga hindi mo maintindihan na mga salita. May mga anino sa gilid ko. Pero nung subukan kong ilingat ang ulo ko doon, hindi ko magalaw. Yun ata ang tinatawag nila na sleep paralysis. Naninigas din ang buong katawan ko noon. At nung sinubukan ko ulit na iwas-iwas ang ulo ko, dito ko na naramdaman na parabang may pumipigil na dalawang palad sa mukha ko. Pinakiramdaman ko yon at nung hindi ko talaga magawang igalaw ito, pinilit ko na lamang na iangat ang paningin ko sa taas. At dito ko nakita ang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Ang kamay na pumipigil sa akin galing sa isang tao na nakapwesto sa may uluhan ko. Kitang-kita ko ang buong kaanyuan nito maliban sa ulo niya. Hindi lang ako sigurado noon kung hindi ko ba ito maaninag. Pero kahit anong gawin ko na tingin sa kanya, hanggang sa baba lang ng leeg ang nakikita ko. Nakaramdam ako ng bigat noon. Yung tipong parang hinihila niya ang ulo ko. Hinahatak. Hindi ako makasigaw pero sobrang sakit ng pakiramdam ko. At dito na ako unti-unting nawalan ng malay. Nagising ako sa dalawang kakaibang amoy. Una, ang amonya na tinatawag nila na pinasingot sa akin. Pangalawa, ang usok na galing sa sinindihang kandila o insenso. Kalaliman na ito ng gabi. Maliban sa nanay at tatay ko, nandun na ang iba pa naming kamag-anak na kinontak nila. Kasama ang isang manggagamot na noong mga panahon na yon, naririnig ko na gumagawa ng ritual sa mga salitang Ilocano. Hindi ito nakakapagsalita ng Tagalog, kaya trinanslate ng mga kamag-anak ko sa akin ang sinasabi niya. Sa paligid kasi ng bahay na yon, meron daw mga elemento na gustong buksan o gawing aktibo ang third eye ko. Kung anong dahilan, siguro
para makita ko silang lahat. Dito ko na din napansin na meron akong mga pasapasa sa katawan. Posibleng nakuha ko daw ito dahil kahit wala akong malay, nagwawala daw ako sa sahig. Bagay na hindi ko na maalala noon. Dagdag pa ng matanda, merong isang kaluluwa doon. Kaluluwa ng taong pugot na nagkakagusto daw sa akin. Ayon sa manggagamot na ito, naabutan niya nung kabataan niya kung kailan magulo pa ang lahat sa bansa, lalo na sa bandang norteng ito. Katulad ng mga narinig ko na kwento sa mga horror channel tungkol sa mga digmaan noon, itong lugar nila nanay, partikular sa lugar kung saan ang ancestral house, isa ito sa mga nagkaroon ng gulo sa pagitan ng Kastila, Pilipino at mga Hapon. At noong mga panahon nga na yon, ay marami ang nasawi sa pamamagitan ng pagpugot ng mga ulo. Kaya normal na sa parte ng norte yung mga ganitong klaseng karanasan. Mga kaluluwang hindi matahimik, naghahanap ng hustisya at kapayapaan. Hindi naman kasi lahat ng katawan noon o ng mga napugot na ulo ay nakita para basbasan at tuluyan ng matahimik. Pinahawak sa akin ang insenso habang hawak-hawak ng manggagamot, ang itlog, native na manok at isang palangganang may tubig kung saan may mga nakalutang na bigas. Lumabas kaming dalawa at pumunta sa likuran ng bahay. Sinabi sa akin ng mga kamag-anak ko na ang sabi ng matanda, hanggat hindi niya ako tinatapik, huwag akong didilat at huwag aalis ang ulo ko sa pagkakayo ko. Nandun lang ako nakapwesto sa tabi nun, ni hindi ko nakikita ang mga sinasabi niya. Pero naririnig ko ang mga dasal niya na alam kong salitang Ilocano. Pagkatapos nga, tinapik na niya ako. Dito ko napansin na wala ng buhay ang manok na hawak-hawak niya. Pero ang nakapagtataka doon, wala itong ni isang gilit o sugat. Baka binali ng matanda ang ulo nito. Pero ewan ko ba, ni hindi ko na ito naabutang naghihingalo. Basta, wala na itong buhay. Matapos niya akong dasalan, sinenyasan niya ako na bumalik na sa loob. Hindi ko na alam kung ano ang sunod na ginawa niya. Matapos nun, halos magsiksikan kaming lahat na natulog doon sa bahay, sa first floor. Hindi ko na maalala kung ilang kamag-anak ko ang nandun. Pero yung ibang kalalakihan naman, kasama si tatay, sa labas ng terasa natulog. Akala ko ayos na. Pero pagising ko kinabukasan, dito, nagdudugo naman ang ilong ko. Buti na lamang at nandun pa rin ang matanda. Marami na daw talagang elemento ang naninirahan doon dahil sa matagal na itong bahay na walang nakatira, kaya pinalagian na nila. Meron pa rin sa mga ito na naa-attract umano sa presensya ko at pinipilit pa rin buksan ang third eye o sixth sense ko. Nag-alsa balutan na kami pagkatapos ng isa pang ritual ng matanda. Doon na muna kami na malagi sa bahay ng tita ko. At nung gabi ding yon, bumiyahe na kami pabalik ng Maynila. Balik normal na ang lahat. Nakapagtapos at nakapagtrabaho ako. Dito na ako ngayon sa abroad. Nakuha ko na din ang mga magulang ko.
Wala na kaming masyadong balita sa ancestral house na ito. Pero ang alam ko, nakapangalan pa rin ito sa panganay nila nanay. At dahil dito, napapaisip pa rin ako kung meron pa rin bang naninirahan doon na mga elemento o nilalang, partikular na ang mga ulong pugot. Ang karanasan namin na ito ay nangyari taong 2007 sa isang retreat house sa Tagaytay. Ako nga pala si Ana, high school noong mga panahon na yon. Sinubukan kong isearch ang pangalan o ang itsura ng retreat house na ito sa Tagaytay bago ko ibahagi ang karanasan ko. Pero hindi ko na kasi maalala ang pangalan. At ayaw ko namang magbato ng kung ano-anong retreat place na nasa Tagaytay. Baka mamaya, magkamali pa ako ng tinutukoy, diba? Batch by batch ang retreat namin noon. At sa mga nauna, meron na mga kwento-kwento tungkol sa mga naranasan nila habang nandun. Merong batch na wala namang nararamdaman. Meron naman na maraming naranasan. Pero sabi naman ng iba, gawa-gawa lang daw para mahintakutan ang mga susunod na batch, kagaya namin. Pero kasi kami mismo ang nakaranas ng ganito. At kung bakit hindi lahat ng batch ay pinakitaan o pinagparamdaman ng nandun, alam ko kung ano ang dahilan. At ibabahagi ko ito dito sa karanasan namin. May pagka-isolated ang lugar na ito. Pagdating pa lang namin nung umaga na yon, ibang-iba na ang ambience sa labas pa lang. Huminto ang bus sa tapat ng lugar na ito. Matagal na nakatambay ang bus namin sa gate dahil umuulan at mahamog pa. Hindi namin kaagad makita ang loob ng sinasabing retreat house. Mga siguro, kalahating oras din kami doon dahil nauna ang coordinator namin sa loob. Nung makapasok na kami, para kaming nasa gitna ng ulap sa sobrang hamog noon. Umaga noon, mga siguro alas 9 o alas 10, pero para bang magtatakip silim na ang itsura sa loob. Ang itsura ng gusali noon, hindi naman kalumaan para itong tipikal na dormitoryo o hall o eskwelahan. Hindi ito yung tipong nakakatakot sa unang tingin, maliban na lamang syempre sa pag-aamog ng lugar, which is normal dahil Tagaytay yon. Apat na palapag ito. Sa unang palapag yung lobby, para lang itong simpleng hall, walang kahit anong partition. Meron itong mga upuan at lamesang plastic na ina-assemble. Yung second floor, may malawak na kwarto na pagdadausan ng mga activities. Sa ikatlong palapag, mga kwarto. Bawat palapag naman nun may banyo. Ang ikaapat na palapag, hindi ko alam. Sabi nila, tambakan o kwarto din. Pero hindi na kami nakaukupa doon. Sa labas ng gusali, may garden na kita mo din ang mga magagandang tanawin. Merong estatwa. Santo ata yun kung hindi ako nagkakamali. Maganda ang view. Hindi mo talaga aakalain na may mangyayaring kababalaghan sa lugar na ito. Sa batch namin, meron kaming kaklase na tawagin na lang natin sa pangalang Alisa. Kaklose ko ito.
Ang usapan sana namin noon, magkasama kami sa kwarto. Pero ang ipinagtataka ko, dun pa lamang sa bus, inuna na siya ng isang facilitator o guide. Ang facilitator na ito, tawagin na lang natin sa pangalang Ma'am Dayan. Ang sabi ni Ma'am Dayan, si Alisa daw dahil sumobra ang perhed ng kwarto. Dun makakasama sa kwarto kasama siya. Pagbaba na pagbaba pa lamang namin sa bus nun. Yung tipong hindi pa kami nakakapasok sa gusali. Si Alisa at itong si Ma'am Dayan. Bigla na lamang nagdugo ang ilong nila. As in sabay pareho. Inabutan naman ito ng isa pang facilitator ng pamunas. At pinauna na sila sa loob. Kami naman, naiwan para sa konting briefing, mga dapat at hindi dapat gawin habang nasa facility. Mga oras ng activities at kung ano ang mga dapat paghandaan. Pagkatapos makapag-ayos sa kanya-kanyang kwarto, nagkita-kita na ulit sa first floor sa hall para sa tanghalian. Nandun na si Alisa. Tinabihan ko siya. Tinanong ko kung ano ang nangyari o kung okay lang ba siya. Sumagot naman ito ng oo. Medyo napagod lang daw sa biyahe tsaka baka daw dahil nagbago lang ang pressure. Dahil syempre, Tagaytay yon. Iba ang klima. Ganun din ang nangyari kay Ma'am Dayan. Sa kalagitnaan ng kainan namin na yon, eto na naman. Bigla ulit nagdugo ang ilong ni Alisa. At sa hindi namin inaasahan, si Ma'am Dayan, ganun din. Hindi naman ito yung tipong dugong-dugo talaga. Napunasan naman na ito agad at nawala din. Hinayaan na lamang namin ito. Sabi nga, di ba, baka sa klima at sa lugar. Matapos ang kainan, medyo chill moment pa rin kami nito. Ang iba ko pang kasama, tambay muna sa loob. Medyo maulan pa rin kasi sa labas. Magkakasama kami noon ni na Alisa at ang isa ko pang kaklasing babae, si Cheska. Habang nag-uusap kami, naisip ko na kung pwedeng aakit muna ako saglit sa taas. May i-check lang. Yung mga may cellphone pala nun, kinonfiscate muna. Ibabalik na lang after ng dinner. So dahil nga naisipan ko na umakyat, napatingin ako doon sa may hagdan. Typical na vinarnish na hagdan ito. At ang pader paakyat, napinturahan ng berdeng kulay. Nakakita ako ng isang bata doon. Sumisilip. Nakangiti. Tinapik ko si Cheska. Siya kasi ang katabi ko noon. Sabi ko sa kanya, may bata pala dito. Anak kaya ng caretaker yon. Sabi niya naman, siguro. Sana lang wala silang mawalang gamit sa taas kasi hindi nakalak ang mga pintuan namin. Imposible din namang kaklase namin ito gawa ng nasa 7 or 8 years old pa lamang ito kung titingnan. Matapos maayos ang hall, nagpahinga na lamang ulit ang lahat sa taas. Makalipas ang isang oras, tumila na ang ulan. Bumaba kami para magliwaliw. Hindi naman stricto ang facilitator namin. Basta, wala lang may lalabas ng gate. Walang ano-ano. Habang nakatambay doon sa may bakanting lote, may tinuro sa amin si Cheska. Sabay kaming lumingon ni Alisa noon. Sa may ribulto, nandun yung bata. Nakaupo at nakatingin banda sa amin. Medyo malinaw na ang mukha nito. Kulot ang buhok. May pagkaputi ang kulay. Nakayapak. Yung suot na damit, akala mo manika. Kasabay nito,
Nagkagulo na naman kami nang biglang nagdugo na naman sa pangatlong beses ang ilong ni Alisa. At wala pang isang minuto, tumakbo si Ma'am Dayan palapit dito. Ito na talaga ang nakapagtataka na parte noon. Kapag nagno-nosebleed ang kaklase namin, ganun din ang nangyayari kay Ma'am Dayan. Umakyat na lamang ulit sila. Niyaya niya ito papasok. Yung isa pang facilitator, sila na ang tumawag sa amin na pumasok na para makapaghanda sa unang meet o activity. Alas tres ng hapon, meet na, pakilala sa isa't isa. Wala si Alisa at si Ma'am Dayan. Habang nagpapakilala at gumawa ng sinasabing activities sa amin, napapansin ko yung bata. Pasilip-silip ito sa may pinto. Sinabi ko ito kay Cheska pero nakafocus naman siya sa pinapagawa sa amin. Pagbalik ko ng tingin doon sa may pinto, wala nang bata. Pero halos mapalundag ako sa upuan nang makita kong nandun na ito sa may hagdanan. Umiikot na para bang may hinahanap. Sinaway naman ako ni Cheska. Ituloy na namin ang ginagawa, sabi niya. Matapos ang activity, nilapitan ako ng isa pa naming kabatch, si Alex. Ang tanong niya sa akin, kung napapansin ko din daw ba ang batang paikot-ikot at paggala-gala. Siya kasi, nakita niya ito sa hallway at sa hagdan. Para daw itong nakikipaglaro. Pero ayun nga, para bang bilang lang ang nakakakita sa kanya. Isa pa sa mga kabatch namin doon ang nakita ang batang ito na bumaba sa ika-apat na palapag gawa ng nasa harap lamang ng kwarto nila ang hagdanan paakyat at pababa doon. Sabi na lamang ni Alex, wag na daw namin pansinin kasi yung mga naunang batch, ganun din ang kwento. May batang nanggugulo sa kanila o nagpapapansin habang may activities. Ako, kahit takot na nun, umuo na lamang ako kay Alex. Pero hindi ko naman akalain na may mangyayari pang hindi namin inaasahan nung sumapit ang gabi. Matapos ang hapunan, binalik muna saglit sa amin ang mga may cellphone para makibalita sa mga magulang nila o kung sakaling may emergency. Kasama na namin ito si Alisa. Tanong kami ng tanong noon sa kanya. Kamusta siya? Ano ang nangyari? Ang sabi niya, ikikwento niya na lamang daw kapag tapos na ang retreat. Matapos ibalik ang mga cellphone sa facilitator, nagsimula na ang activity namin. Dalawa ang activity noon bago matulog. Una, may hawak kami ng mga kandila. Ang kandila na yon, sisindihan namin tapos ibibigay namin sa taong nagbigay ng malaking impact sa buhay namin sa high school. Medyo nakakatawa na nakakaiyak ang parte na ito. Pero nung si Alisa na ang magbibigay ng kandila, takang-taka kami. Gawa ng kahit anong bukas niya noon sa apoy, sisindi lang ito. Tapos bigla na lamang mamamatay. Yung tipong ang pagpatay nito, yung hindi humina yung apoy, kundi para itong hinipan ng kung sinong hindi namin nakikita. Dito na lumapit sa kanya si Ma'am Dayan. Dahil katabi lang namin si Alisa noon, narinig ko ang bulong niya sa kaibigan ko na ito.
Huwag mo nalang pansinin, Alisa. Basta huwag mo siyang tingnan. Takang-taka ako noon. Ano kaya ang ibig sabihin ni Ma'am Diane? At ito na. Sa muling pagsindi ni Alisa ng kandila, umapoy na ito. Pero palakad pa lamang siya. Nakita naming lahat ng nangyari sa kandila. Napahiyaw ang iba. Dahil sa maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lamang nagdugo ang mga kamay na iyon ni Alisa. Tapos yung kandila na puti, halos mapuno na ng kulay pula. Agad na lumapit ulit si Ma'am Diane at tinakpan ang kamay ni Alisa. Ma'am, ayoko na po. Ayoko na. Sabi ni Alisa. Pinaupo na lamang ito ni Ma'am Diane. Sinabihan ng mga facilitator na ituloy na ang activity. Pangalawang activity, Bible verses. Magbibigay sila ng Bible verses at ipapaliwanag namin ito. Dito, hindi kasali si Alisa. Nakaupo na lamang siya. Medyo natatakot ako pero tinabihan ko ito. Hindi nagtagal. Nag-enjoy na kami sa activity. Hinahaluan kasi ng biro ng facilitator namin. Hanggang sa bigla na lamang napasigaw si Cheska. Dito, tumigil na naman kaming lahat. Nakatayo ito at nakatitig kay Alisa. Si Alisa naman, walang imik. Sabi ni Cheska, paglingon niya daw kasi dito, hindi si Alisa ang nakita niya na nakaupo, kundi yung batang nakikita namin kanina pang umaga. Kulot ang buhok at ang damit ay parang manika. Mas nakakatakot umano ito sa malapitan dahil naninilim at nanlalalim ang mga mata nito. Hindi pa man nakakapagsalita ang facilitator na yon. Umiyak na lamang bigla si Alisa. Sabi niya, itigil na daw ang activity na paglalahad ng Bible verses dahil naiirita daw ang bata. Ayaw siyang patayuin ang batang ito sa kinauupuan niya. Dito na muling nagkagulo ang lahat. Napaatras na kami noon at tumayo sa isang sulok. At ito na. Dalawa sa facilitator noon, lalaki. Pati yung supervisor na nakatokas sa amin ng magbantay, lalaki din. Binubuhat nila si Alisa sa upuan. Pero bigat na bigat sila. Iyak nang iyak ang kaibigan ko noon. Hanggang sa itong si Ma'am Diane, lumapit at hinawakan si Alisa. May binulong ito. At walang ano-ano. Para bang nawalan ng kung anong mabigat sa katawan ang kaibigan namin. Nabuhat na ito ng mga kalalakihan at dumiretso na sila sa kwarto. Kaming mga nandun, kinausap muna ng facilitator. Ang sabi sa amin, magdasal muna bago matulog. Kung ano man na magiging problema, tawagan na lamang sila. Nag-assign na din ng lead sa bawat room. Sila ang binigyan ng chance na makahawak ng cellphone noon para makatawag kung sakaling may emergency. Basta ang paalala sa amin noon, huwag na huwag naming kalimutang magdasal. Natulog kami noon na bukas ang ilaw. Ako, tuloy-tuloy ang tulog hanggang sa mag-umaga na. Ang mga activities noon, matapos makapag-agahan, ay misa. Pagkatapos ng misa, dire-diretso na ito sa sinasabi nilang talk. Dito, nagbukas na rin ang mga sulat.
Surprise ang mga sulat na ito. Nirequest ito ng mga supervisor namin sa mga magulang o sa mga tao na importante sa amin. Dedication letter nila kumbaga. So andun na yung parte na iyakan, akapan. Meron pa kaming kabatch noon na magkaaway nang pumunta. Pero nagkabati pagkatapos ng talk na yon. Si Alisa ganun din. Kalmado ang mukha nito. Para bang walang nangyari sa kanya na kung ano noong nakaraang gabi. Hindi din namin matanong sa kanya yon. Ramdam namin na iwas din siya sa topic na ito. Hanggang matapos ang retreat, nagsiuwian na kami. Kumalat din ang karanasan namin na ito. At kagaya ng reaksyon ng iba, may naniwala, merong hindi. Pero ano nga ba ang nangyari noon? Kagaya ng tanong ko sa unang parte ng kwento, bakit may mga batch ng nagre-retreat na hindi nakakaranas ng kababalaghan? Bakit naman mayroong batch na nakakaranas? Ang kasagutan, nalaman ko, nung first year college kami, at nagkaroon kami ng time ni na Alisa at Cheska na makapag-bonding. Dito, ibinahagi ni Alisa ang lahat. Kaya umano isa ang batch namin noon na pinagkitaan ng bata sa retreat house na ito ay dahil meron kaming kasamang may sixth sense o third eye o taong nakakakita at nakakaramdam sa kanila. Bukod sa na-attract ang kaluluwa na ito, pati umano ang mga taong nakapaligid sa isang may third eye, pwede ding makita ang batang ito. Dito na umamin si Alisa sa amin na ang kasama naming may third eye nung nasa retreat house kami ay walang iba kundi siya. Siya ang dahilan kung bakit nakikipaghalubilo ang bata sa batch namin. Siya ang dahilan kung bakit nakikita ng iba sa amin ang batang ito. Hindi ibinahagi ni Alisa ang kakayahan na ito ng high school. Bukod sa third year lang kami na nagkakilala, takot din itong maging sentro ng atensyon. Kaya pala may mga panahon na moody at iwas ito sa amin. Akala namin nagmamaldita lang. Yun pala, umiiwas ito kapag nakakaramdam para hindi din namin ito makita. Maaaring ibang batch na hindi nakakaramdam nun. Wala silang kasamang may kakayahan na ganito. Dagdag pa ni Alisa, si Ma'am Dayan, yung isa sa mga facilitator. Meron din daw na ganitong kakayahan. Pero nakokontrol niya ito at napag-aralan. Kaya nga pinili nito ang maging isang facilitator sa mga retreat. Lalo na kapag alam niyang merong estudyanteng kasama na may third eye. Dahil naiintindihan niya ang nangyayari at siya ang gumagabay sa mga estudyanteng may kakayahan na maging maayos at mairaos ang retreat na wala masyadong malaking problema. Yung mga pagdugo ng ilong nilang dalawa, hindi iyon dahil sa temperatura, panahon o lugar, kundi dahil sa pressure na nararamdaman nila sa lugar na may mabigat na presensya. Sa tuwing inaakyat ni Ma'am Dayan si Alisa sa kwarto, ay may dinadasal ito. Kaya naman, hindi sila nasusundan nang nagpaparamdam doon. Nung mismong gabi, habang nagbibigayan ng kandila, yung nagdugo ang kamay ni Alisa, ang sabi niya, hindi galing sa kanya ang dugo na ito. Narealize din namin ito nung huli dahil wala naman siyang naging sugat noon. Basta tumulo na lamang ito. Kinukulit daw siya ng bata noon na huwag sumali sa activities. Kaya nga binulungan siya ni Ma'am Dayan
na huwag na lamang itong pansinin. At yung panghuli nga, habang nagbabasa ng Bible verses, kahit anong hindi pagpansin ni Alisa sa bata, tuwing magbibigay ng berso ang facilitator na galing sa Biblia, nagwawala ito sa harap niya. Sinisigawan siya sa malaking boses na ipatigil ang activity nila. Nakakairita daw. Hanggang sa iyon nga, napasigaw si Cheska sa nakita. Yung nagkagulo na ang lahat, noong mga panahon na yon, nakadagan na kay Alisa ang bata. Kaya hindi siya mabuhat ng mga lalaking facilitators. Nung umusal na lamang ulit ng dasal si Ma'am Dayan, saka bumaba sa pagkakapatong ang bata at umalis. Nung gabi din matapos mangyari yon, pinag-pray over nila si Alisa sa kwarto. Nandun pa rin naman daw ang bata mula sa misa, hanggang sa magbasa na kami ng mga sulat galing sa loved ones namin, at saka nag-iyakan at nagyakapan. Pero nasa malayo ito, at hindi na makalapit. Nakatitig lamang ng hindi maganda kay Alisa. Dagdag pa ni Alisa, pasalamat na nga lang daw kami at yung bata lamang ang nagpakita sa amin noon. At ewan niya ba kung bakit ito lang ang bumaba para makipaglaro o mangulit sa kanila. Dahil kung tutuusin, pagbaba pa lamang nila sa bus noon, marami pa daw ibang presensya ang nakadungaw mula sa ika-apat na palapag. Nung tanungin namin ito kung ano ang mga nakita niya, hindi na umimik si Alisa. Ayaw na niyang magkwento. Kaya magmula nun, Sir Thelmo, mahilig na talaga akong magbasa o makinig ng mga kwento, lalo na ng mga totoong karanasan sa retreat house. Dahil ako, isa ako sa mga nakaranas noon. Muli, ako po si Ana, at maraming salamat sa pagbabasa ng karanasan namin. Taong 2011, nang ikasal kami ng misis ko. Mga 5 o 6 na taon din kaming magkasintahan bago namin naisipang magpakasal. Nagdesisyon kami na idaos ito sa probinsya ng yumaong nanay niya dahil mas marami kaming kakilala doon kaysa sa Maynila. Isa pa, baka magtampo ang mga nandun dahil halos lahat ata ng kamag-anak ni misis nangakong mag-aambag ng handa kapag ikinasal nga ito. Alam mo naman sa probinsya, di ba? Kapag sinabing magpapatumba ng hayop para sa ganitong okasyon para matuloy, gagawin talaga. So, parang win-win situation na rin sa amin yon dahil hindi ganun kagastos at paniguradong magiging masaya ang lahat. Mga 2 buwan bago ang araw ng kasal, umuwi na kami doon. Susunod na lamang ang tatay niya at ang pamilya ko dahil may mga trabaho sila sa lungsod. Doon kami tumuloy sa dati nilang bahay. Kongkreto na ito, pero lupa pa rin ang sahig at yung kwarto lang ang sementado. Bali, naglipat na lamang kami ng mga higaan doon na pinahiram sa amin ng mga kamag-anak niya. Ang bahay na ito ay katabi ng isang dating daycare center, pero hugis maliit na simbahan. Which is, sabi ni Mrs., dati nga itong sinisimbahan bago pa maging eskwelahan ng mga bata. Walang bakod na nakapagitan sa tinitirahan namin at sa sentro na iyon. Sa likuran,
may barbed wire na bakod na at puro puno na doon. Bakanting lote ito. At sa dulo ay taniman ng mga pakwan. Sa tagal namin na magkasintahan, wala kaming naranasan na kahit anong malalim na away o samaan ng loob para manganib ang relasyon. Pero nung nagsimula na kaming tumira dito sa bahay na ito, may mga pangyayaring naging rason kung bakit muntik nang hindi matuloy ang kasal namin. Nakahiga na kami noon. Patulog na kumbaga. Yung kwarto pala namin nakaharap doon mismo sa likuran. May maliit din na bintana na nakatapat doon. Takang-taka kami kasi may mga maliit na kaluskos. Yung parang mga yabag ng paa na walang tsinelas. Hindi siya yung tipong nagkakalaykay na manok pero yabag talaga eh. Alam mo yung parang nagdadabog. Ganon. Hindi pa ito doon natatapos. Kasi maya-maya pa, may mga maliliit na hampas naman sa pader. Sa mismong pader nang tinitirahan namin. Yung kapag tinatampal mo ng palad yung pader, ganon yung tunog. Madaming beses ito na ibig sabihin madaming kamay. Binulungan ko si Mrs. noon. Sabi ko, wala naman siguro mga rebelde dito, no? Sabi niya wala naman. Baka lang daw may rason yon o may plastic na kung anong sumabit o dumikit. Tingnan na lamang daw namin kapag nagliwanag na. Yun nga lang, nagliwanag na lahat-lahat. Hindi pa rin kami nakatulog ng maayos. Puyat akong bumangon noon at pagdating ko sa likod, wala akong nakita. As in walang kahit hayop o insekto man lamang na nagiging rason ng ingay. Ilang gabing ganon ang nadidinig naming mag-asawa. Ilang araw din akong naghahanap ng eksplanasyon. Nagmumukha na akong trespassing nondon sa lugar, kakaplos ng likod ng pader. Sa unang linggo namin doon, wala kaming sapat na tulog. Hindi na din kami nakakapag-isip ng mga plano sa kasal. Nakaschedule kami na makausap ang pari pero pinagpaliban muna namin. Tutal, medyo matagal pa naman at ewan ko ba, naghahanap talaga ang katawan namin ng pahinga. Dito na halos buong maghapon kaming natutulog. At isang araw, napansin ko na lang na palagi na lamang mainit ang ulo namin ni Mrs. Lagi kaming nag-aaway sa maliit na bagay. Mga bagay na nangyayari naman sa amin noon pero hindi naging big deal. Para bang wala siya sa mood. At ako, parang wala din. Nung una, napag-uusapan naman namin. Sabi ko, baka naninibago lang tayo. Siyempre, mula ng high school hanggang kolehiyo, sa lungsod na kami nakatira. Kung magbabakasyon man, makikitira lang. Patuloy pa rin naming naririnig ang kalampag at mga yabag na yon sa likod. Pero si Mrs. nagsisimula ng makasanayan ang naririnig namin. Nagigising ako pero siya, masarap na ang hilik. Nung hindi na ako nakatiis, sabi ko kung pwede lumipat na lamang kami sa bandang sala. Pwede namang ilapag doon yung higaan. Wala naman ding bumibisita sa amin. Pero ayaw niya. Maayos na daw siya doon sa kwarto. Nung huli, napapayag ko din siya. Pagkalipat namin doon, naging masarap yung tulog ko. Pero siya naman tong
galaw ng galaw. Hindi siya madalaw-dalaw ng antok sa gabi. Mas sanay na daw siya sa loob ng kwarto. Nilipat ko na naman ang higaan. Sabi ko na lamang, doon na ako matutulog sa may mahabang upuan na gawa sa kawayan sa sala. Pumayag naman siya. Naging masarap na ang tulog ko mula noon. Pero hindi namin namalayan ng misis ko na parang dahil doon, unti-unti na ding napapalayo ang loob namin. Yung tipong pagkagising, nagkakanya-kanya na kami. At kahit kami lang dalawa ang nasa bahay, hindi kami masyadong nag-uusap. Dito na din na ulit yung maliit na sagutan na lumalaki. Benefit of the doubt. Sabi ko, baka lang nag-a-adjust pa kami na magkasama. Ganito lang din kasi kami magkasamang matagal sa iisang tirahan. Pero hindi pala. Isang araw, napansin ko na palagi na siyang nagwawalis sa likod ng bahay. Nilulusot niya yung sarili niya sa bakod. Hindi naman nasakop ng lupa ng mga magulang niya iyon, pero nagwawalis pa rin siya dito. E dito, bangayan na naman kami. Matapos ang sagutan, pumuesto ako saglit sa may dating daycare center. Kapag stress kasi ako, nagyoyosi talaga ako. Doon ako nagpausok. Doon ko na din naiisip kung itutuloy pa ba ang kasal. Tapos, walang ano-ano. May mga hagikikan akong narinig sa loob ng daycare center na iyon. Boses ng mga bata. Nag-e-echo pa nga. Sumilip ako. Walang tao sa loob. Yung bintana kasi at pintuan nito, gawa sa wire. Kaya naman makikita mo ang buong loob kapag napatingin ka mula sa labas. Open kumbaga. Pagkabalik ko ng tingin ko sa tinitirahan namin, andun na yung misis ko. Nakatitig ng hindi maganda sa akin. Iniisip ko na baka big deal na naman sa kanya yung pagyoyosi ko. E alam naman niya na kapag gusto kong magpagaan ng pakiramdam, ginagawa ko to. Sobrang sama ng titig nito sa akin. Kaya ang ginawa ko, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, anong problema niya? Tapos, bigla ba naman siyang nagtanong ng pasigaw? Sino daw ang katabi kong babae? At bakit dikit na dikit ito sa akin? May iba na daw ba ako? Tanong niya. Kahit ako, nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi niya. Wala naman akong babaeng kasama nun. Pero imbis na mahintakutan kami, ito na naman. Nagsimula na naman ang bangayan. Hindi ko magawang mag-sorry sa misis ko nun. Siyempre, wala naman akong ginagawang masama. At ang nasa isip ko pa nun, bakit siya gagawa ng kung ano-anong kwento na pag-aawayan namin? Ayaw niya na rin kayang matuloy ang kasal. Pinalipas ko yung gabi nun. Naisip ko na mas maiging magpalamig na muna kami ng ulo. At kapag nagkataon, kakausapin ko na siya. Sumunod na araw, wala pa rin kaming kibuan. At buong oras niya ata, nakatambay lang siya doon sa likod ng bahay namin. E di ako, sige, isang araw pa. Bukas, mag-uusap na kami. Kinagabihan noon, sa kwarto ulit siya natulog at ako sa sala. Maaga akong nakaidlip. Siguro, mga alas 10 ng gabi, nagising ako. Sobrang lamig kasi ng pakiramdam ko noon.
At pagkabangon ko, dito ko napansin na bukas ang pintuan ng bahay. Ayoko na sanang magsimula pa ng away nun. Pero syempre, mamaya diba, kung sino-sino ang papasok. Sinara ko yung pinto at pumunta sa kwarto para kausapin ng misis ko. Pero wala siya doon. Lumabas ako para hanapin siya. Dito, may narinig akong umiiyak sa likod ng bahay, sa bakanting lote. Dala-dala ko yung flashlight noon. Pagkasilip ko, nakita ko si Mrs. na umiiyak habang may hinuhukay. Sabi ko sa kanya, "Anong ginagawa mo dyan? Sa maniwala man kayo o sa hindi." Ang sagot niya sa akin, hinahanap niya daw ang anak niya. Saan itinago ang anak niya? Naisip ko noon, parang iba na. Hindi na ata ito problemang mag-asawa. Matapos ko siyang akayin papasok sa bahay, kinuha ko yung cellphone niya at kinontak ang isang tita niya. Kung pwede, sunduin kami. Emergency. Hindi naman nagtagal, dumating sila sakay ng tricycle. Agad naming dinala si Mrs. sa ospital noon. Binigyan lamang siya ng pampakalma. Walang nakitang hindi normal sa kanya at nakatulog na ito sa emergency room pa lang. Pagka-uwi, doon na muna kami tumuloy sa tita niya. Tinawagan ko yung tatay niya at pinaalam ang nangyari. Agad naman itong kinausap ang tita ni Mrs. Medyo nagkaroon pa sila ng konting bangayan nun. Since naka loudspeaker, narinig ko na paulit-ulit na tinatanong ng tatay niya kung bakit dun pa kami pinatuloy sa bahay na yon. Pagkatapos, sinabi na lamang ng tatay niya sa akin na sa umaga na namin kunin ang gamit sa bahay at dun na tumira kina tita. May mga aayusin lang siya sa trabaho niya at baka mapaaga din siya nang pag-uwi doon. Tahimik lamang ang tita ni Mrs. noon. Siya yung nagbantay kay Mrs. Mga siguro pasado alauna na noon. Hindi pa rin ako makatulog. Hanggang sa itong mister ng tita ni Mrs. Inabutan ako ng serbesa o alak. Nagpahangin kami sa terasa noon habang tumatagay. At siya na ang nagkwento sa akin kung ano ang meron sa lupang kinatitirikan ng bahay na yon. Na siya rin umanong naging rason kung bakit nagkahiwalay ang nanay at tatay ng misis ko. Caretaker ng lupain na yon dati ang kapatid ng lolo ni misis. Noong mga panahon na yon, may sabi-sabi na isa itong sipay o sipay. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ito, ito yung mga nangunguha na mga bata para ibenta sa mga construction site na naniniwala sa pamahiin tungkol sa mga padugo o ang tinatawag na buhos. Yung kailangan mong magsakripisyo ng dugo ng hayop o tao para maging matibay ang isang gusali. At sa lupain na yon, sa likod ng bahay ng mga magulang ng misis ko, dun niya umano nililibing ang mga katawan. Bukod sa ganitong gawain, naglilibing din umano ito ng mga sanggol na hindi binyag. Binabayaran siya ng kakoneksyon niyang mga doktor at nagpapalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan. Noong mga panahon na nangyayari iyon, wala pang bahay doon na nakatirik.
kahit yung lumang simbahan o daycare center, hindi pa nakatayo. At ito pa, merong isang pangyayari noon na sa palagay ko, naging konektado sa nangyari sa asawa ko nung gabi na dinala ko siya sa ospital dahil nakita ko siyang naghuhukay sa likod ng bahay. Isa sa mga nanay ng mga nakidnap na bata at inalay, nabaliw sa kakahanap ng anak niya. Ang sabi, minumulto daw siya ng sarili niyang anak at ang anak niya mismo ang nagdala sa nanay niya sa lupang iyon. Pinilit nitong magsalita o bigyan ng hustisya ang nangyari. Iyon nga lang, medyo may kapit daw ang may-ari ng lupa na yon sa mga may kapangyarihan. Kaya maski ang kapatid ng lolo ng asawa ko o ang caretaker, protektado at hindi nagagalaw ng mga nagsususpetsa. Nabaliw nga ang nanay na ito. Marami ang nakakita na nagsisisigaw siya sa tapat ng lote. Sinusumpa niya umano ang mga tatapak doon bago niya tinapos ang sariling buhay niya dun sa lupain. Grabe ang kilabot na naramdaman ko noon habang naiisip ko yung mga nangyari. Hindi ko na naitanong kung paano napunta ang parte ng lupa sa mga magulang ni Mrs. at kung ano ang nangyari sa kapatid ng lolo niya. Pero ayun nga, nung nagkapamilya na ang mga magulang nito at nagkaroon ng anak, kabilang na ang Mrs. ko, dun sila nagbuo ng pamilya. Pero katulad ng nangyari sa amin, bigla na lamang silang nagkalabuan nang hindi maintindihan hanggang sa tuluyan nang naging broken family at nagkanya-kanya na ng buhay. Siyempre, sa awa ng Diyos, natuloy ang kasal. True love, ika nga. Kaya nga, Mrs. ang tawag ko sa kanya, diba? Nairaos ng maayos, naging magarbo ang handaan. Salamat sa mga kamag-anak niya na nagsakripisyo ng kani-kanilang mga alagang hayop para mas lalong dumami ang handa namin. Siya nga pala, isa sa mga kamag-anak na yon ang listeners ng mga kwento ni Thelmo. At siya din ang nagsabi sa akin na ibahagi ang karanasan namin ni Mrs. tungkol sa nangyari sa amin sa sinumpang lupain. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na nagdaramit tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Taong 1983 to 1986, kasagsagan ng mainit na People Power Revolution, matapos ang assassination ni Ninoy Aquino. Kasama ang mga magulang ko sa isang kilusan na konektado dito at para hindi ako madamay sa posibleng kaguluhan na walang kasiguraduhan, iniwan nila ako sa tita ko na nakatira sa isang ministry. Tawagin niyo na lang akong Otep. Nasa 15 taong gulang ako nang mangyari ito. Gaya ng sinabi ko, kinupkop ako saglit ng tita ko na aktibo sa simbahan at dahil sa buryo at wala din akong ginagawa ng mga panahon na yon, sumasama ako sa seminar sa simbahan. Isa na dito ay ang seminar na nakafocus sa Holy Spirit. Meron kaming senior noon na pinapartner sa amin. Kumbaga,
Kami yung mga tupa na gagabayan ng mga pastol. Yung huling araw ng seminar ay ang pagtanggap ng banal na espiritu. Yung sabi nilang may nahihimatay minsan. Isa sa mga naging kabatchmate ko noon ay ang babaeng tawagin na lamang natin sa pangalang Martina. Walang nakakaalam ng pinanggalingan niya. Kusa na lamang itong sumama sa seminar. Halos lahat kasi ng nakakaalam nun ay may kakilala o kamag-anak sa simbahan. O di kaya, naimbitahan. Kumbaga, na-recruit. Pero itong si Martina, wala siyang masabi kung kanino niya nalaman ang seminar na ito. Tahimik na dalaga si Martina nung una. Wala itong gaanong kinakausap, kundi ang senior na kapartner niya sa seminar. Araw-araw, may getting to know kami. Pero wala siyang sinasabing kung anong tungkol sa sarili niya, maliban sa pangalan at edad. Noong mga sumunod pang mga araw, nagsimula nang maging kakaiba ang lahat. Sa tuwing nagsisimula kaming magbasa ng mga verses sa Biblia, takang-taka kami gawa ng si Martina. Walang hawak na kahit anong babasahin. Pero kabisado niya. E nung mga unang araw, halos ayaw nitong magsalita o magbasa kahit na may hawak itong babasahin. Napabilib kaming lahat sa kanya noon. Dito na kami halos magsimulang magtanong kung paano niya nagagawa yon. At sobrang nangingibabaw ang boses niya sa amin. Isa pa, magaan sa pakiramdam ang boses ni Martina. Yung parabang kumakanta habang nagbabasa. Parang sa isang pitik lamang ng mga daliri nun dahil sa nangyari. Nakarating ito doon sa mga nasa taas. Yung sumunod na araw ng seminar, nandun na yung ibang miyembro ng ministry para mag-obserba. Nagkaroon kami ng espesyal na seminar noong araw na yon. Nagsalita ang isa sa mga leader ng ministry. Nagkaroon siya ng konting teachings. At dito, mas nangibabaw ang pagiging aktibo at pagiging maalam ni Martina tungkol sa tinuturo at nilalaman ng mga verses. Naging kilala ang batch namin noon sa seminar. Bukod pa dito, meron ng kanya-kanyang aparisyon na napapansin ang mga nasa ministry. Ang mga senior namin sa seminar, kadalasan, napapanaginipan si Martina na ginagabayan umano sila sa isang daan na sa pagkakadescribe ng mga ito ay maihahalin tulad mo ang pakiramdam sa langit. Ang aming karanasan naman tungkol kay Martina ay nangyari isang umaga ng seminar. Ang ginagawa kasi sa amin noon, kailangan naming maghintay sa lobby ng ministry at kapag dumating na yung magbubukas ng mini chapel, saka kami papasok. Bale, apat kaming nauna noon. Maagang dumating ang nagbubukas ng chapel. Papalapit pa lamang kami doon nang mapansin namin na may maliwanag sa loob sa pagitan ng gilid ng pintuan sa baba. Sobrang liwanag nito. Yung akala mo magbubukas ka ng pinto nang tanghaling tapat. Kahit na sobrang aga pa noon. Pagbukas ng tagadala ng susi, saglit kaming napapikit. Para kaming kinuna ng litrato na may flash noon. At nung humupa na ang liwanag na yon, sa maniwala man kayo o sa hindi, andun si Martina.
nakatayo sa tapat. At ang unang salitang binanggit niya sa amin, "Gusto niyo bang maging tupa?" Nawalan ito ng malay. Nung magising ito, ayaw niyang sabihin kung saan siya nakatira para sana ihatid ito. Ayaw din naman magpumilit ng mga kasamahan ng ministry noon. Habang inoobserbahan nila ang galaw ni Martina at ng batch namin, pinaalalahanan kami na huwag munang ipagsabi o ipagkalat ang mga napapansin sa kanya. Ang rason, ayaw nilang magkaroon ng kontrobersiya pagdating dito. Lalo na at medyo magulo pa ang mga panahon na yon, mapamidya man o gobyerno. Pero ang inakala naming isang paparating na himala o kung sa ministry, magandang balita, hindi pala. Isang araw bago ang sinasabing pagtanggap ng banal na espiritu sa seminar na yon, napag-usapan namin na sundan si Martina. Ang akala namin, malalaman namin kung saan ito nakatira. Pero iba ang nakita namin. Nakailang metro pa lamang kami palabas ng ministry, nang parabang bigla na lamang nag-iba ang presensya ni Martina. Nagpaalam ito sa amin at inunahan na niya kami. Huwag na daw namin siyang subukang sundan. Imbis na matakot, nagmatigas kami noon. Nang humiwalay na ito sa amin ng daan, sumegway kami para maabutan siya. Sa kabilang kanto kasi, ay merong alternate route sa dinaanan ni Martina at meron pang isang iskinita kung saan magtatagpo ang dalawang kanto na yon. Sumilip kami doon at napatigil kami nang may makita kaming dalawang malaking tao na nasa likuran ni Martina. Ang tatangkad ng mga ito, yung tipong nakakatakot, yung talagang hindi mo malalapitan siya kung hindi mo siya kilala. Dito na kami umatras at bumalik. Nagdesisyon na kung anuman ang nakita namin, baka lang kamag-anak o kapamilya ni Martina. Nagkanya-kanya na kaming umuwi, makapagpahinga ng maaga para sa pagtanggap ng banal na espiritu sa susunod na araw. Huling araw ng seminar, Baptism of the Holy Spirit. Nagsimula ang seremonya. Doon ang mga nasa taas ng ministry para gawin ito. Ang kakaibang napansin namin noon ay ang kilos ni Martina. Ibang-iba ito kaysa noong nakaraang araw. Hindi mapakali. Tingin ng tingin sa paligid. Parang may kinatatakutan o binabantayan na hindi namin nakikita. Nasitapa nga ito ng isang kawani gawa ng tumutunog ang inuupuan niya sa ginagawa niyang pag-alog at paggalaw. At bago pa man kami isa-isang hawakan sa noo para sa baptismo, nagsimula nang magwala si Martina. Sumisigaw ito, "Dito na kami napaatras at magkakasamang tumabi sa gilid ng kwarto," nang mag-iba-iba ang boses niya. Dalawang mga kataga lamang ang narinig namin sa kanya noon. Una, nagmamakaawa ito na kung pwede, bilisan na para matanggap niya ang baptismo. At ilang segundo lamang, ililingat-lingat nito ang ulo niya na parang umaayaw at sasabihin niyang, "Wag, wag,
wag. Nagtatatakbo din ito sa kwarto. Andyan na sila. Andyan na sila. Sigaw niya. Parang nababaliw si Martina sa mga pinagsasabi niya noon. Ang mga nakakataas, sinara ang pintuan at hindi hinayaang lumabas ang dalaga. Tatanggapin ko na! Tatanggapin ko na! Hindi! Hindi ko yan tatanggapin! Tumatatak pa rin ang mga boses at salitang narinig ko noon mula sa kanya. Maya-maya pa, kumalma ulit ito. Nanginginig na para bang may pinipigilan siya sa sarili niya. Umupo ito sa upuan at sinabi sa pinakakalmado niyang boses nung araw na yon na ibigay na sa kanya ang pagtanggap sa banal na espiritu. Ginawa agad ito. Ang isa sa mga nakakataas ang gumawa ng tinatawag na siling. Tinanong niya si Martina kung buo ba nitong tinatanggap ang ganitong klaseng baptismo. Umuo ito at saka na inilapat ang palad nito sa noo niya na siyang naging rason ng pagkalma ni Martina. Matapos noon, isa-isa na kaming sinunod sa pagtanggap. Matapos ang seremonya, hinintay namin na may masmasan si Martina. Humingi ito ng makakain at maiinom. Nang manumbalik ang lakas niya, saka ito humingi ng kapatawaran at iyak ng iyak. Naging closed door ang usapan. Pinalabas kami mga kabatch niya at ang mga nakakataas lamang ang nandun, kasama si tita. At matapos nun, hindi na namin nakita pa muli si Martina. Mga ilang taon din ang nakalipas. Late 20s na ako nang maungkat ulit namin ni tita ang nangyari noon sa seminar. At para bang naging sariwa sa akin lahat at mas lalong nanindig ang balahibo ko nang malaman ang kwento ni Martina. Ang mga magulang niya, iba ang sinasambang Diyos. Mga kulto na merong kinalaman sa itim na aral. Yung kung tawagin sa atin, mga antingero na makakaliwa. Ang mga magulang na ito mismo ni Martina ang nagtulak sa kanya na pumunta sa seminar para ipakilala ang kaalaman nila at kung posibleng maibulag at maitaliwas ang tunay na paniniwala sa taas. Pero ayun nga, labag ito sa loob ni Martina. Ang mga kaalaman na binabanggit niya, mga berso sa seminar, galing umano sa kwintas na pinapasuot sa kanya ng mga magulang niya. Nagiging maliwanag sa kanya ang lahat kapag suot niya ito. Pero alam niyang hindi maganda ang kapalit ng kwintas. Kapag sinusubukan niya namang hindi ito suotin, ay kung ano-anong mga anino ang nakikita niya sa paligid na para bang gusto siyang kunin. Nung araw na yon ng pagbabaptismo, hindi niya sinuot ang kwintas na ito at ang mga aninong nakapaligid sa kanya ay sinusubukan siyang pigilang tanggapin ang banal na espiritu. Kaya nagkaganon si Martina nung araw na yon. Buti na lamang at ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para labanan ito, para maiwas sa tukso ng kwintas na binigay sa kanya. Dito ko napagtanto kung gaano ka nakakatakot na ang taong maalam sa mahika o anting-anting kapag ang paniniwala ay taliwas, pwedeng-pwede kang
maging isang bulaang propeta kung saan ikaw ang sinasamba. Gaya nga ng nakasulat, mabangis na lobo na nagtatago sa anyo ng maamong.